Combo News and Views Afternoon Edition. Magandang hapon Pilipinas at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, 18 ng Oktubre taong 2023. Para sa Bombo News and Views Afternoon Edition, kami ang inyong tagapagbalita. Bombo Jamaica Barbas at Bombo Kervin Gamad. Sa ating Christmas countdown, 68 araw na lang bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita sa lokal, Comelec Isabela may paalala sa mga kandidato sa pagsisimula ng pangangampanya bukas. Ginang nasuwi sa pananaga ng sariling mister sa San Mariano, Isabela. Sa ating balitang pambansa, Kamara pabor sa pagsuspindi sa Maharlika Investment Fund o MIF Bill. Legal actions posibleng harapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga malisyosong pahayag laban sa Kamara. Sa iba'yong dagat, World Health Organization nanawagan na maihatid ang mga tulong medikal sa kabila ng mas tumitinding kaguluhan sa bahagi ng Israel at Gaza. Sa balitang kalakal, demand para sa mga halal products sumaas ayon sa DTI. Sa palakasan, TNT Tropang Giga at Magnolia Chicken Timplados abay maghaharap sa opening game ng PBA Season 48 Commissioner's Cup. At sa entertainment news, sexy actress na si AJ Rabal kinasuhan na rin ng kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas Incorporation. Ang detalye ng mga balita sa pagpapatuloy ng Bombo News and Views Afternoon Edition. Maraming iba't ibang dahilan ng sakit ng ulo at maraming mga paraan upang ito ay maiwasan. Pagdating naman sa mga natural na lunas sa sakit ng ulo, marami ring pagpipilian. Maraming alternatibong paraan na hindi kailangang uminom ng mga gamot. Karamihan ng mga ito ay makikita mo sa iyong kusina. Narito ang mga natural na lunas sa sakit ng ulo. Cinnamon and honey mixture. Maglagay ng isang kutsaritang honey o tubig sa isang kutsaritang cinnamon powder. Gumawa ng paste-like consistency at ito ang ipahid sa noo. Pabayaan ng 30 minutes to 1 hour, pagkatapos ay banlawan ng maligamgam na tubig. Luya at clove. Paghaluin ang grated na luya at dried clove powder. Gawin paste-like and consistency ng mixture gamit ang mortar and pestle. I-apply ito sa noo. Sa sentido, hayaan lang ng kahit isang oras at banlawan ng maligamgam na tubig. Hasta Radio Bombo! Hindi man ganoon kataas sa Pilipinas ang mga insidenteng may tinatamaan ng kidlat, hindi pa rin may kakaila ang peligrong dala nito. Narito ang paraan para maprotektahan ang sarili sakaling maabutan sa open field ng ulang may kasamang pagtama ng kidlat sa lupa. Kapag nasa loob ng bahay, i-unplug lahat ng appliance sa bahay maging ang mga naka-charge na gadget. Iwasang maligo o maghugas ng pinggan. Huwag nang kunin ang mga sinampay kapag kumikidlat. Sa panahon ngayon, isang click na lang makukuha mo na ang balitang kailangan mo. Pero, paano nga ba makakaiwas sa fake news? Suriin muna kung saan galing ang mga impormasyon o balitang nababasa. Tiyakin na galing ito sa mga lehitimong news sources. Huwag basta-basta magtitiwala sa mga kumakalat na impormasyon na hindi matukoy kung kanino galing. I-double check ang mga nababasang balita sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng mga news agency pangunahin na ang Bombo Radyo. Sa huli, ang bawat isa rin sa atin ang may responsibilidad upang maiwasang maikalat ang fake news. Think before you click. Isang paalala mula sa consistent overall number one radio station sa Isabela. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Oras sa pambansang radyo ng Pilipinas, 43 minuto makalipas ng alas 4 ng hapon. Sa detalye ng ating mga balitang lokal, muling pinalalahanan ng Lupon ng Halalan o Comelec Isabela ang mga kandidato sa pagsisimula ng campaign period bukas araw ng Huwebes, 19 ng Oktubre. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Provincial Election Officer Attorney Manuel Castillo, sinabi niya na ngayon pa lang ay nagpaabot na sila ng pagbati sa mga kandidatong makikiisa sa gaganaping barangay at sanggunyang kabataan election 2023. Anya, simple lamang ang mga panuntunan na dapat sundin ng mga kandidato at una rito ay wastong pagsunod sa poster o campaign material
size na 9x2x3 na ilalagay lamang sa mga common poster area at private property na may pahintulot ng may-ari. Mahigpit na ipinagbabawal ng COMELEC at DNR ay ang pagsasabit ng campaign material sa mga puno at pampublikong lugar at pampublikong istruktura. Sa katunayan niya ay naglabas sila ng listahan para sa last minute instruction ng COMELEC ilang oras bago ang pangangampanya. Samantala, inamin naman ng COMELEC Isabela na nakapagtala na rin sila ng ilang reklamo kaugnay sa premature campaigning, particular sa San Manuel Rojas Kabatuan Isabela na nabigyan na nila ng show cause order. Kabilang naman sa mga sinusuri ngayon ng COMELEC ang issue ng isang local publication na nag-post ng litrato ng nasa 8 kandidato na humihingi ng boto 3 araw bago ang official na campaign period. Naobserbahan din ng COMELEC Isabela ang filing ng Certificate of Candidacy na mayroong pa rin mga sanggunyang kabataan candidates ang naghain pa rin ng COC kahit na may mga direktang kabag-anak ng incumbent barangay official. Ang mga SK candidates na mapapatunayang tumakbo o nahalal kahit na may kamag-anak na incumbent barangay official, posibleng maharap yan sa paglabag sa Election Omnibus Code kahit pa nag-withdraw na ito ng COC. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Provincial Election Officer Attorney Manuel Castillo. Sa mga kandidato, umpisa na po tayo ng campaign pangangampanya bukas at tama mananatili ang pangangampanya nyo hanggang sa ika-20 ng October. Sa mga kandidato naman, paalala lang, sundan lang natin ang alituntunin, ang tamang alituntunin sa pangangampanya. Sa mga botante naman, meron pa tayong ilang araw na natitira. Maganda siguro kung tatulan natin ang pansin kung saan presinto tayo pupoto. At ipinapaalala namin sa mga mamamayan na magkakaroon kami ng Operation Backlash sabay-sabay po sa simultaneous nationwide sa October 20 at saka sa October 25. So sa mga kandidato, huwag po nating sayangin ang ating panahon sa patitikip ng mga hindi nararapat na campaign materials para hindi masayang ang ating. Sa San Mariano, Isabela, nasawi ang isang ginang matapos tagain sa leeg ng kanyang sariling asawa sa sitio na Buyukan, Barangay Galangan, San Mariano, Isabela. Kinilala ang biktima na si Lourdes Langido, 51 taong gulang, habang ang suspect naman ay si Rolimo Langido, 52 taong gulang, magsasaka at kapwa-residente ng nabanggit na lugar. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Police Captain Julius Telan, Deputy Chief of Police ng San Mariano Police Station, sinabi niya na tinaga ng suspect ang kanyang asawa sa leeg gamit ang bolo na siyang dahilan ng pagkasawi nito. Aniya na sa impluwensya ng alak ang mag-asawa nang mangyari ang krimen at ayon anya sa mga kapitbahay ng dalawa ay hindi na bago sa kanila ang pag-aaway ng dalawa tuwing nakainom. Ayon kay Police Captain Telan, nang makauwi ang 22 taong gulang nilang anak galing trabaho, ay sinabihan umano siya ng kanyang ama na umalis na sila sa lugar dahil patay na ang kanyang ina. Na makita ng kanyang anak ang sinapit ng kanyang ina ay nagtawag ito ng kawaninang barangay at sila na mismo ang nagdala sa suspect sa himpilan ng pulisya. Ganito ang bahagi na pahayag ni Police Captain Julius Telan. Sa mga kandidato, umpisa na po tayo ng campaign pangangampanya. Biglang kapitbahay nila yung gabi pa lang, ma'am, ng October 15. Tapos, nung October 16 na ng umaga, dumating yung anak niya, ma'am, na galing nga sa trabaho. Sabi nung tatay niya, nasa labas ng kaduyan eh. Sabi niya sa edukano, Intan, pumano tayo ta? Natay ni nanang mo, sabi niya. Kaya nung yung 6:40 a.m. ng ngayon, ma'am, nung madaling umaga ng October 16, ma'am, na ang una naka-discover, ma'am, yung anak niya, na nandun nga yung nanay niya, namatay na, na may ano sa... Sa iba pang balitang lokal, ikinatunga naman ng 5th Infantry Division ng Philippine Army na naideklara na bilang insurgency-free ang bayan ng San Guillermo, Isabela. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Army Major Rigor Pamitan, ang Division Public Affairs Office Chief ng 5th Infantry Division Philippine Army, sinabi niya na sa pamamagitan ng isang ordinansang ipinasa, ang nang sanggunyang bayan ay formal nang ideklara bilang insurgency-free ang municipality ng San Guillermo. Napakagandang balita nito dahil kung matatandaan ay kabilang ang San Guillermo sa tinatawag nilang JESA Complex, subalit sa loob ng isang taon ay wala na silang naitatalang aktibidad ng mga makakaliwang grupo at wala na rin namumonitor na presensya ng NPA sa naturang bayan.
Ito ang mga naging batayan ng Municipal Peace and Order Council at Municipal Task Force LCAC para maitala ang bayan ng San Guillermo na malayo mula sa insurhensiya. Sa patuloy naman na paghina ng mga NPA at tuloy-tuloy na paglaya sa insurhensiya o lokal na armed conflict ng madaming mga bayan sa nasasakupan ng FIFID ay positibo silang makakamit nila ang adhikaing maging insurgency-free ang buong lalawigan sa mga susunod na taon. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Major Rigor Pamitan ng 5th Infantry Division, Philippine Army. Yes, unang-una wala po tayong monitor na paggalaw ng mga terrorist ng grupo. Wala po tayong namomonitor ng mga recruitment. Wala po tayong namomonitor ng mga aktibidad sa mga pangingikil, mga sumusuporta sa mga terrorist ng grupo. Laging po tayong namomonitor na impluensyado. Hindi kaya na-clear po natin yung mga impluensyado barangay ng San Guillermo. And for the past years, more than 2 or 1 year, talagang wala nang monitor ng mga miyembro ng armado, hindi kaya ng mga kaliwang grupo na kumikilos dito sa San Guillermo. Kaya ito ang naging batayan ng sanggunian bayan ng San Guillermo, maging doon sa naging assessment ng Municipal Peace and Order Council, kasama na rin dyan yung Municipal Task Force ELCA, para tuluyang maideklara na insurgency free itong bayan na San Guillermo. Isa sa mga mahigpit na babantayan ngayon ng 5th Infantry Division Philippines Army ang lalawigan ng Abra kaugnay sa pagsisimula ng campaign period bukas, 19 ng Oktubre. Sa naging panayam ng Bomboraj Kawayan kay Army Major Rigor Pamitan, ang Division Public Affairs Office Chief ng 5th Infantry Division Army, sinabi niya na kasalukuyan na ang deployment ng kanilang mga tropa sa iba't ibang bayan sa lalawigan para sa nalalapit na halalan, at isa sa mga binabantayan nilang lugar ay ang lalawigan ng Abra kung saan madalas silang makapagtala ng tensyon. Aniya, may ilang kandidato sa naturang lugar ang umatras o nag-withdraw ng kanilang Certificate of Candidacy, gayon din na may mga COMELEC servers ang umatras na para magbigay ng kanilang serbisyo ngayong halalan. Matatandaan na nitong mga nagdaang linggo ay naitala sa Abra ang sagupaan ng militar at makakaliwang grupo, kaya mas pinaigti nila ngayon ang kanilang monitoring at pakikipag-ugnayan sa COMELEC election officers sa naturang lalawigan. Batay na rin kay Abra Vice Governor Maria Jocelyn Valera Bernos na nagkakaroon ng tensyon sa kanilang mga nasasakupan, kaya kailangan makapaglatag ng seguridad at makapagtalaga ng mas maraming pwersa katuwang ang PNP Caldera at magtiyak ang maayos na halalan sa Abra. Samantala, hanggang ngayon ay wala naman silang naitatalang extortion activities ng mga rebelding NPA, gayunpaman ay mananatili silang alerto at magbababala sa mga posibleng magbigay sa permit at uwiin at permit to campaign ng NPA. Kaugnay nito, nagpapatuloy pa rin ang joint PNP at military operations sa pagpapatupad ng COMELEC gun ban, kung saan ilan sa mga nahulihan ng armas ay nakasuhan na. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Army Major Rigor Pamitan. October 3 and last October 13, meron pong nangyaring sagupaan dyan sa parte ng Lakob Abra, maging po sa may parte ng Malibcom Abra. So ito rin yung isang itinan natin mga anggulo na talagang kailangan madagdagan yung ating mga pwersa sa probinsya ng Abra, nang sa gayon ay masiguro natin yung ligtas at maayos na barangay election. Generally, as of now, ay peaceful dito sa probinsya ng Isabela. Wala po tayong napapabalita o namamonitor ng mga extortion activities ng mga teroristang grupo, lalong-lalo na nung mga naritong miyembro. 4 na sibilyan na dating CTG supporter mula sa 2 bayan sa lalawigan ng Cagayan ang nagsauli naman ng ilang kagamitang pampasabog at mga armas sa kasapin ng 95th Infantry Battalion ng Armed Forces of the Philippines. Sa naging panayam pa rin ng Bomboradyo Kawayan kay Army Major Rigor Pamitan at ang Division Public Affairs Office Chief ng 5th Infantry Division Philippine Army, na kanyang sinabi na kusang isinuko ng 2 sibilyan mula sa barangay Villacielo, Bugay, Cagayan, ng isang improvised explosive device o IED Capto type na ipinagkatiwala umano sa kanila ng isang alias Marvin na miyembro ng Committing Region Cagayan Valley o CRCV. Kasunod nito ay isinuko rin ng isang sibilyan ang isang homemade shotgun, isang bala at 2 pang pampasabog o IED.
Isa ring sibilyan mula sa barangay Alukaw, Santa Teresita, Cagayan ang nagsuko naman ng isang caliber 45 pistol kasama ang ilang bala at magasin nito. Inamin din ng sibilyan na ang naturang baril ay ibinigay sa kanya ng isang alias Rani na miyembro rin ng grupo ng KRCV. Inamin naman ng apat na sibilyan na sila ay dating supporter ng CPP-NPA dala ng kanilang takot ngunit kanilang napagdesisyonan na isuko na sa pamahalaan ang mga armas at pampasabog at tuluyan ng magbagong buhay. Lubos namang ikinagalak ng tropa ng pamahalaan ang ginawang pagsuko ng mga armas at pampasabog ng mga sibilyan. Ayon pa sa AFP, bagamat kanilang tinutugis pa ang ilang mga nalalabing miyembro ng rebelding grupo, ay bukas pa rin sila sakaling nais ng mga ito na sumuko na at magbalik loob sa pamahalaan. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Army Major Rigor Pamitan. Sinasabi nga nila ay pinahawak o pinatago sa kanila ng mga nagangalang alias Marvin o alias Bong ng Kabiting Rion, Cagayan Valley. Kaya nung tuloy-tuloy yung ating campaign talaga doon sa mga miyembro ng KRCV at doon sa mga programa, servisyo ng probinsya ng Cagayan dyan sa ating mga kababayan. Magiging bahagi ng taon ng Dugong Bombo ang Full Spectrum Riders Association of the Philippines Isabela Chapter sa 18 ng Nobyembre sa FLD Coliseum. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Ginoong Ricardo Castro, presidente ng Full Spectrum Riders Association of the Philippines Isabela Chapter, sinabi niya na layunin ng kanilang pakikibahagi sa Dugong Bombo 2023 ay upang makapagbigay ng serbisyo sa publiko na nangangailangan ng dugo sa pamamagitan ng blood donations. Aniya, bilang katuwang ng Highway Patrol Group ay nakagawian ng grupo ang magkawang gawa lalo at maging ang mga miyembro nila ay minsan na rin nangailangan ng dugo. Hinihikayat niya ang bawat miyembro ng asosasyon at iba pang organisasyon na makibahagi sa gaganaping bloodletting activity ng Bombo Radyo Philippines para makatulong sa mga kababayang kapuspalad na may karamdaman o nangangailangan ng dugo. Ganito ang bahagi na pahayag ni Ginoong Ricardo Castro. Yes, because may mga kuwan kasi kami, malaking riding group kami, and then ano pa rin kami ng mga highway patrol group of PNP. So, malaking tulong din ito kung para sa mga kababayan natin na nangangailangan ng ano, ng dugo during bloodletting natin. So, malaking ano din sa amin na makakatulong kami sa inyo. Ang Dugong Bombo, A Little Pain, A Life to Gain Blood Donation Program ng Bombo Radyo Philippines ay nakatuon muli ngayon sa pagpapalaganap ng diwa ng voluntaryong donasyon ng dugo sa 24 key cities kung saan matatagpuan ang 31 fully digitalized Bombo Radyo at Star FM stations sa Nobyembre 18, 2023 sa iba't ibang venues sa buong bansa bilang bahagi ng corporate social responsibility ng Bombo Radyo Philippines lalong-lalo na sa mga higit na nangangailangan. Maaari kayong magpa-register sa pamamagitan ng pagpunta dito sa ating himpilan o kaya ay mag-text o tumawag sa ating hotline 0917-306-65686. Oras sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, 3 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Sa detalye naman ng ating mga balitang pambansa, kinatiga ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang pagsuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos sa Implementing Rules and Regulation o IRR ng Maharlika Investment Fund o MIF Fund Act of 2023. Ang memorandum ng Pangulo na suspindihin ang IRR ng MIF Act ay para patuloy pang pag-aralan ang batas. Ayon kay Pimentel, magandang development ang hakbang ng Pangulo na suspindihin muna ang MIF Act. Gate ng senador, napakaraming defects or napakarami sa batas, napakaraming pagkakamali sa batas lalo't mula sa simula ay hindi naman talaga napag-aralan ng husto ang batas bago ito tuluyang may pinagtibay. Dahil dito hindi anya nakakapagtaka kung bakit hindi pa handang ipatupad ang nasabing batas. Pinuri naman ni Pimentel ang pakikinig ni Pangulong Marcos sa mga katwiran o rason kung bakit hindi dapat ipatupad ang MIF Act. Hirit pa ng minority leader sa Senado noong termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay mayroon siyang certified measure pero sa huli ay vinito niya pa rin ito. Susuporta ang Kamara sa anumang legal na aksyon na ihahain laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte makaraang magbanta ito sa isang mambabatas ng oposisyon. Ito ang inihayag ni Majority Leader Manuel Dalipe. Sa isang panayam, idinepensa ni Duterte ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na humihiling ng
confidential fund na 500 milyong piso para sa Office of the Vice President at 150 milyon pesos para sa Department of Education. Ayon sa dating Pangulo, ang dapat na unang target ng naturang pondo ay si ACT Teachers Party List Representative Ranz Castro at kabuuan ng Makabayan Block. Ayon sa Makabayan Block, ikinokonsidera nila ang legal na hakbang laban kay Duterte. Sinabi naman ni National Union of People's Lawyers Secretary General Cristina Conti na si Duterte ay dapat na panagutin dahil ang pahayag niyang ito. Desmayado naman ang leader ng Kamara sa pag-aakusa ni Duterte laban sa mababang kapulungan ng korporasyon, ng korupsyon at tinawag pang most rotten institution sa bansa. Inilabas naman ng Malacañang ang Memorandum Circular Number 37 para mabilisan o para sa mabilisang implementasyon ng National Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing at Counter-Proliferation Financing Strategy 2023-2027. Firmado ang Memo Circular ni Executive Secretary Lucas Bersamina na kapaloob sa Memo Circular at inatasan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama ang mga GOCC na bumalangkas at magpatupad ng plano mga programa sa ilalim ng NACS 2023-2027. Inatasan ang Anti-Money Laundering Council na magsumite sa Office of Executive Secretary ng comprehensive na report kaugnay sa status ng pagpapatupad ng anti-money laundering, counter-terrorism financing, and counter-proliferation financing strategy. Sa claw ng Memorandum Circular No. 37 ang lahat ng concerned departments, agencies, bureaus at national government kasama ang GOCC at local government units. Sa ilalim din ng inisyong kautusan ay inatasan ang lahat ng insurgency o agency heads na magsagawa naman ng pagre-repaso at pagtaya sa deliverable na nasa ilalim ng International Cooperation Review Group Action Plan. Oras sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, isang minuto makalipas ng alas 5 ng hapon. International News. Inihayag ng World Health Organization na kailangan ito ng agarang access sa Gaza upang maghatid ng tulong at medical na supply dahil sa nagbabala ang UN agency ng pangmatagalang humanitarian crisis sa lugar. Ayon kay Dr. Richard Brennan, Regional Emergency Director ng Eastern Mediterranean Regional Office ng WHO, ang ahensya ay nakikipag-ugnayan sa decision makers noong Martes upang buksan ang access sa Gaza sa lalong madaling panahon. Tinutukoy nito ang pagtawid ng Rafah o sa Rafah kasama ang Egypt na isang mahalagang arterya bago ang labanan at ngayon ay isang pangunahing ruta na lubhang kailangan para sa pagdadala ng mga supply sa Gaza. Ginawa ang komento habang ang Israel ay naghahanda ng isang group offensive na naglalayong puksain ang mga militanteng Hamas sa Gaza na pumatay sa 1,300 na katao sa panahon ng pag-aalsa sa katimugang bayan ng Israel noong 7 ng Oktubre. Sinabi ng WHO ang mga supply nito ay handa nang ihatid sa loob ng 3 araw ngunit hindi ito madala ng kanilang team. Nitong Martes, sinabi ng United Nations Human Rights Office na nakub ang pagkubkub ng Israel sa Gaza at ang utos ng pagpapalikas sa maraming tao ay maaring katumbas ng sapilitang paglipat ng mga sibilyan at paglabag sa international na batas. Sinabi naman ni Brennan na ang WHO ay patuloy na umaapila na ang lahat ng partido sa anumang tunggalian na igalang at sumunod sa international humanitarian law at international law para sa humanitarian corridor. Nagkaroon ng 115 na pag-atake sa mga pasilidad na pangangalagang pangkalusugan at ang karamihan naman sa mga ospital sa Gaza ay hindi gumagana at mahirap din ang tubig, kuryente, gayon din ang medical supply. Sinabi ng ahensya na ang paglaganap ng sakit ay isang panganib at lumalaki ang mga alalahanin tungkol sa 350,000 na katao sa Gaza na may mga malalang sakit tulad ng diabetes na nahirapan ding makakuha ng access sa pangangalagang pangkalusugan. Nominado si Dr. Saya Mau Piukala, Health Minister ng Tonga bilang sunod ng Regional Director ng World Health Organization's Western Pacific Region. Binoto ng member states si Piukala sa 74th session ng World Health Organization Regional Committee for the Western Pacific nitong Martes ng hapon.
Ayon sa mga press briefer na inilabas ng WHO, si Pio Kala ay miyembro ng Parliament and Minister of Health sa Kingdom of Tonga, dati siyang Chair of the Parliament Standing Committee on Population and Development. Bago pumasok sa politika noong 2014, isa siyang General Surgeon at Medical Superintendent ng Voila Hospital Ministry of Health sa Tonga. Bumoto ang 30 member states sa secret ballot nitong Martes, limang kandidato mula sa China, Pilipinas, Solomon Islands, Tonga at Vietnam ang tumatakbo para sa pwesto. Bombo Business News. Demand para sa mga products tumaas ayon yan sa DTI. Ang detalye ihatid ni Bombo Chari Malilin. Lalo pang tumaas ang demand sa halal products sa bansa maging sa ibang bansa. Ang halal products ay ang lawful o permitted products mula sa mga kapatida na Muslima. Sa ngayon ay nasa 1.9 billion ang mga Muslim population sa buong mundo at sa global market. Inaasa ang papalo ng hanggang $7.7 trillion ang halaga ng halal industry pagsapit ng taong 2025. Ayon sa Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual, umaabot sa 57 na mga bansa mula sa iba't ibang kontinente katulad ng Asia at Africa ang may mataas na demand sa halal products. Ano ito ng mga produkto ay nasa ang patuloy na madadagdagan. Ayon sa kalihim, kailangan samantalahin ng bansa ang potensyal para sa halal industry. Paliwanag niya na mas marami ang mga namumuhuna ng mga nagkaka-interes na pasukin ang naturang industriya kapag nakikita nila ang potensyal nito at makagawa ng maraming trabaho. Para sa Balitang Kalakal, sa Bombo Chari Malilin, para sa number one most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo! Showbiz Balita! Showbiz Balita! Si G. Raval, kinasuhan na rin ang kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporation. Ang detalye ay ihahatid ni Bombo Lani Velasco. Kinasuhan na rin ang kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated o KSMBPI, kaugnay sa muna yung cybercrime violations in relation to obscene publication, ang karelasyon ni Aljur Abrenica na si AJ Raval. Nauna na nilang kinasuhan ng kaparehong kasong sexy star na si Anjeli Kang. Bukod kay AJ, idinemanda rin nila ang mga kasamahan ni na Anjeli at AJ na sa Viva Max na sina Ayana Misola at Azzy Acosta. Sinabi ni KSMBPI Legal Counsel Attorney Mark Tolentino ang tungkol dito sa isang Facebook statement. Nauna na rin nilang kinasuhan sina Vice Ganda Ayon Perez at vlogger na si Tony Fowler. Para sa Entertainment News, ako si Bombo Lani Velasco para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News! TNT Tropang Giga at Magnolia Chicken Templados maghaharap sa opening game ng PBA Season 48 Commissioner's Cup. Ang detalye ihahatid ni Bombo Ezekiel Kilang. Magpapangbuno ang TNT Tropang Giga at Magnolia Chicken na Templados hot shots sa magarabong opener ng PBA Season 48 Commissioner's Cup sa ikalima ng Nobyembre sa Smart Arena Coliseum. Magkakasubukan sina dating best import Ronde Hollis Jefferson na naturalized player din ng Jordan National Team ng TNT at Tyler Bay ng Magnolia sa inaabangang pagbabalik ng PBA matapos ang halos 7 buwan. Bago ito ay itatanghal muna ang PBA Season 47 Leo Awards upang kilalanin ang mga natatanging players sa nakalipas na season sa alas 4 ng hapon at ang opening ceremony. Matagal nagpahinga ang PBA na magdaraos lang ng dalawang conferences ngayong tampok ang Commissioner's Cup at Philippine Cup upang magbigay daan sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa 2023 FIBA World Cup at Asian Games. Nagtapos sa 24 na pwesto ang Gilas sa World Cup na dito ginanap sa bansa upang makasungkit ng tiket sa 2024 Paris Olympic Qualifying Tournament bago magwagi ng gintong medalya sa Asian Games sa unang pagkakataon simula noong 1962. Ngayon, may mga bagong rules na ipapakilala ang PBA at una na rito
ang coach sa challenge sa tampok ang isang challenge kada team sa isang laro na mapapanatili nila kapag naging successful habang hindi nababawasan ng timeout. Hindi na rin pwedeng tumawag ng timeout ang players sa kasagsagan ng laban para sa misyon ng PBA na malilinya ang play style nito sa FIBA standards. Yan ang ating balitang palakasan. Ako si Bombo Ezekiel Kilang para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ilang bahagi ng bansa makakaranas ng pag-ulan dulot ng northeasterly wind flow at localized thunderstorms. Ang detalye ay ihahatid ni Bombo Cesar Galassi mula sa Bombo Weather Center. Here now is the Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Magdudulot ng maulap na kalangitan at ulan sa ilang bahagi ng bansa ang northeasterly wind flow ngayong araw. Inaasahan sa Batanes, Cagayan, Isabela at Aurora ang maulap na kalangitan na sasabayan ng ulan dahil sa northeasterly wind flow. Makakaranas naman ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa northeasterly wind flow at localized thunderstorms. Ang wind speed forecast para sa northern at central Luzon ay moderate to strong patungong northeast to east direction na may banayad hanggang sa napakaalon. Sa natitirang bahagi ng bansa, makakaranas ng light to moderate wind speed patungong northeast to east habang ang coastal waters ay magiging banayad hanggang sa maalon. Samantala, ang agwat ng temperatura dito sa lungsod ng Kawayan ay naglalaro sa 23 hanggang 31 degrees Celsius at bahagyang maulap ang kalangitan. May 78% na tsansa ng pag-ulan habang 9 kilometers bawat oras ang lakas ng hangin. Sa Baguio City ay naglalaro sa 17 to 26 degrees Celsius ang temperatura at bahagyang maaliwalas ang papawirin. May 40% na tsansa ng pag-ulan habang 7 kilometers bawat oras ang lakas ng hangin. Sa Metro Manila ay naglalaro sa 25 to 32 degrees Celsius ang temperatura at maulap ang papawirin. May 43% na tsansa ng pag-ulan habang 11 kilometers bawat oras ang lakas ng hangin. Sa Dagupan City ay naglalaro sa 25 hanggang 33 degrees Celsius ang temperatura at maulap ang papawirin. May 89% na tsansa ng pag-ulan habang 11 kilometers bawat oras ang lakas ng hangin. Sa Iloilo City ay naglalaro sa 24 hanggang 32 degrees Celsius ang temperatura at bahagyang maaliwalas ang kalangitan. May 25% na tsansa ng pag-ulan at 13 kilometers bawat oras ang lakas ng hangin. At sa Coronadal City ay naglalaro sa 23 to 33 degrees Celsius ang temperatura at bahagyang maaliwalas ang kalangitan. May 65% na tsansa ng pag-ulan at 6 kilometers bawat oras ang lakas ng hangin. Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:48 ng umaga at lulubog mamayang alas 5:35 ng hapon. Balikan natin ang ulo ng ating mga balita sa ating pong balitang lokal. Kamalek Isabela, may paalala sa mga kandidato sa pagsisimula ng pangangampanya bukas. Ginang nasawi sa pananaga ng sariling mister sa San Mariano, Isabela. Sa ating balitang pambansa, Kamara Pabor sa pagsususpindi sa Maharlika Investment Fund o MIF Bill. Legal actions posibleng kaharapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga malisyosong pahayag laban sa Kamara. Sa Ibayong Dagat, WHO nanawagan na maihatid na ang tulong medikal sa mga nangangailangan na naiipit sa tumitinding kaguluhan sa bahagian ng Gaza Strip. Sa balitang kalakal demand para sa mga halal products, tumaas ayon sa DTI. Sa palakasan, TNT Tropang Giga at Magnolia Chicken Templados magharap sa opening game ng PBA Season 48 Commissioner's Cup. At sa entertainment news, sexy actress AJ Raval, kinasuhan na rin ang kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas Incorporated. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, sa ating Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, 68 araw na lang bago ang Pasko, 68 days na lang.
bago ang ating pagdiriwang ng Pasko, mga kabombo. Sumayin nyo ang Bombo News and Views Afternoon Edition dito sa Bombo Radyo Kawayan. Consistent overall, number one radio station, kami ang inyong naging tagapagbalita. Bombo Jamaica Barbas. At Bombo Kervin Gambad para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Bastradyo. Bombo! Ang mga pedestrian ang isa sa may pinakamataas na bilang ng mga namamatay sa mga aksidente sa kalsada. Ano nga ba ang mga dapat gawin para maiwasan ang ganitong peligro? Kung tumatawid sa kalsada sa gabi, lalo na kung umuulan, makatutulong kung may dalang flashlight o anumang uri ng ilaw ang pedestrian para mas madali siyang makita ng motorista. Dapat maging alisto, maingat sa pagtawid at alamin kung may paparating na sasakyan sa magkabilang linya ng kalsada. Narito ang ilang paalala para sa nalalapit na pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Palaging makipag-ugnayan at ipalam sa guro at gwardiya ng paaralan kung sino ang tagasundo ng inyong mga anak. Payuhan ang mga estudyante na manatili sa loob ng paaralan kung wala pa ang kanilang sundo at huwag makipag-usap sa hindi kakilala. Maging alerto lalo na kung nasa daan, hanggat maari ay huwag maglakad ng mag-isa at dumaan sa madilim na lugar. Huwag pagsuotin ng mamahaling alahas at iwasang pagdalahin ng mamahaling gadgets ang mga estudyante. Para sa mga estudyante, ipaalam sa mga magulang kung may ibang pupuntahan maliban sa paaralan at kung sino ang kasama, maging ang mga paraan upang sila ay makontak. Kung hindi sumasakay ng school bus ang estudyante, mas mabuting kumuha ng suking magmamaneho upang maghatid sundo. Kung hindi naman, isulat o isaulo ang plate number ng kanyang sinasakyan at tandaan ang mukha ng driver. Regular na pag-eehersisyo ay makakatulong upang makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit katulad ng diabetes, sakit sa puso at sakit sa baga. Maari rin itong maging stress reliever para sa pagkakaroon ng positibong disposisyon sa buhay. Maliban rito, nakakatulong din ang pag-e-exercise upang mapataas ang self-confidence at magkaroon ng physically fit na pangangatawan. Meditation. Ang meditation ay isang uri ng exercise na hindi ginagamitan ng physical na lakas, sa halip ay isa itong exercise para sa ating isipan. Nakakatanggal ito ng stress at naghahatid ng positibong pakiramdam. Nakapagdudulot din ito ng maayos na konsentrasyon at kapayapaan ng isip. Tandaan, ang pagkakaroon ng healthy lifestyle ay hindi lamang nakadepende sa mga masusustansyang pagkain at sapat na pahinga. Importante rin ang pagkakaroon ng physical activities upang magkaroon ng malusog at positibong pananaw sa buhay. Sa mga motorista, hindi dapat tumaas sa 40 kilometers bawat oras ang takbo ng sasakyan kapag umuulan. Mas delikado ang mga kalsada sa unang 10 minuto ng buhos ng ulan dahil ito ang pagkakataon na humahalo sa ulan ang langis na naiiwan mula sa mga sasakyan sa kalsada kaya nagiging madulas ang daan. Bukod dito, dahil sa ulan ay nararanasan ng sasakyan ang hydroplaning o nababawasan ang friction o kapit ng gulong sa kalsada kaya ito ay dumudulas. Kung may makikitang karatula na may pedestrian lane sa kalsadang dinadaanan, dapat magbawas na sa bilis ng takbo ang motorista para makita kung sakaling may tumatawid sa kalsada. Ang regular na pag-eehersisyo ay makakatulong upang makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit katulad ng diabetes, sakit sa puso at sakit sa baga. Maari rin itong maging stress reliever para sa pagkakaroon ng positibong disposisyon sa buhay. Maliban rito, nakakatulong din ang pag-e-exercise upang mapataas ang self-confidence at magkaroon ng physically fit na pangangatawan, push-up. Makakatulong ito upang mapalakas ang mga kalamnan sa braso, balikat at sa dibdib. Mabisa rin itong cardiovascular exercise na sumusuporta sa kalusugan ng ating mga puso at nakababawas ng body fats. Tandaan, ang pagkakaroon ng healthy lifestyle ay hindi lamang nakadepende sa mga masusustansyang pagkain at sapat na pahinga. Importante rin ang pagkakaroon ng physical activities upang magkaroon ng malusog at positibong pananaw sa buhay.
ibabalik ang event na malaki ang tulong sa panahon na may iba't ibang pangangailangan ng dugo. Dugong Bombo 2023. Dugong Bombo! Sa November 18, ngayong taon, simultaneously in 24 key cities nationwide, pwede kayong makatulong sa pamamagitan ng pag-donate ng dugo para sa nangangailangan. Nananawagan kami sa mga individual at mga organisasyon na magpalista na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM Station. Dugong Bombo 2023. Dugong Bombo! Mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted radio network in the country. At ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Basta Radio! Bombo! The Vault 2023. Abangan ang coverage ng Bombo Radio at Star FM sa Oktubre at 30. Ang pagpili ng mga bagong opisyal sa barangay at sangguniang kabataan. The Vault 2023. Ito ay isang serbisyo publiko mula sa inyong number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Bombo Reports Afternoon Edition. Magandang hapon sa inyo pong lahat mga kabombo, sa mga tagapakinig ho natin at syempre sa mga tagapanood ho natin. Sumasa inyo ang palatuntunang Bombo Reports Afternoon Edition, and pakantabayanan ho ninyo ito pong mga nakahanay po nating mga balita. Syempre, no, sa atin pong balitang lokal, alam ho ninyo, meron hong nangyari hong aksidente dyan po sa bayan ho ng Alicia Isabela, mga kabombo. Makibalita nga ho tayo mamaya sa linya ni Bombo Cesar Galassi, dahil isa pong lalaki patay matapos mahulog at ito pong sinasakyang motorsiklo at dumiretso ha, magdiretso ho yan dito po sa isa pong irigasyon or katubigan dyan po sa bayan ho ng Alicia Isabela. Eh, kumustahin nga ho natin ito mga kabombo. Paano ho ba yung nangyari ho rito? Eh, mamaya alamin ho natin ang detalye sa report ni Bombo Cesar Galassi. Isa naman ang patay, lima ang sugatan mga kabombo dito po sa aksidente na naitala naman dun po sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, kung saan ito pong isa pong tricycle at dalawa pong motorsiklo, abay yan ho'y sumabit ha. Ito pong mga nasabi pong mga sangkot dito po sa nakalaylay o biglang nahulog daw po na kable ng kuryente. Ang nakakalungkot, yun pong driver ng motorsiklo abay ano, pasintabi sa mga kababayan ho natin. Adyay ngay kwa na isabit, yeah, adyay kwa, adyay nakuna nga wire. So, isa ho siya sa mga, o siya ho yun pong, nasawi yun pong isa sa mga chopper ng motorsiklo. Sa iba pang balita, mga kabombo, isa hong lalaki, abay, sugatan naman matapos hong masaksak doon po sa lalawigan pa rin ng Nueva Vizcaya. At mamaya ay ibabahagi po natin. Ito pong naging panayam pa rin ho natin kaugnay ho rito mga kabombo. And syempre, sa atin pong mga nakahanay naman na mga balitang pambansa, ito pong panukala na nag-aamyenda sa K-12 program, aprobado na sa House Panel. Ano pong masasabi ho ninyo mga kabombo patungkol ho rito? Pabor po ba kayo na amyendahan ito pong K-12 program? Yun pong, syempre, yan po yung curriculum ng Department of Education na talagang nangangailangan ng isa pong estudyante, kinakailangan na mag-aral ng 6 na taon sa elementaryo, grade 1. No? Actually, meron pang K-1 mga kabombo, tapos grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Tapos, pagsapit ng high school, meron hong dalawa. Junior high school from grade 7 to grade 10. At syempre, senior high school from grade 11 to grade 12. So, kayo, no, kung kayo ang tatanungin, sangayon ho ba kayo na amyendahan ho ito or baguhin? Ito pong nasabi pong panukala. Eh, sige, i-comment nyo ho yan dito po sa ating palatuntunan. And syempre, sa iba pang mga balita, mga kabombo, isa pong barangay official candidate, mga kabombo, tumatakbo sa barangay at sanggunyang kabataan elections, abay nasawi raw ho sa pamamaril doon po sa lalawigan ho ng Abra. O, binabanggit lamang ho natin kanina na ang FIFID ay tututukan daw ho ang nasabi pong probinsya, and now
Meron hong isa pong candidate, mga kabombo, sa barangay at sangguniang kabataan election. Ito pong nasawi sa pamamaril. 122 na mga kandidato naghain naman ng kanila pong withdrawal sa kandidatura. Ibig sabihin, umatras mga kabombo sa pagtakbo. Yan ho'y ayon dito po kay COMELEC Chairperson George Garcia. Samantala, sa atin pong balita pa rin sa pambansa, ang Land Transportation Office abay nagpro-produce na raw ho ng 1,000,000 license plate sa loob ng isang buwan. Napapaisip ho tayo. Dito po sa nasabi pong mga pre-produce ng LTO, Land Transportation Office, makakatugon na ho kaya ito doon po sa backlog sa mga nakalipas na mga taon? Kasi kung matatandaan ho ninyo, marami ho yan na mga sasakyan, ito pong wala pong plate number hanggang sa mga panahong ito. Ang meron, temporary plate. Dito ngay temporary plate. Dalaeng awan iti plate number da nga talaga nga halimbawa sa mga motorsiklo, sa mga sasakyan, especially sa mga nabili sa mga nakalipas na mga taon, talagang wala pong nakalagay, no? Puro pa lang, puro temporary plate, no? Hanman nga daytay basit nga number nga around 8 or 6 numbers ho yan, na puro number ho yan mga kabombo, yun pong nilalagay na temporary plate. Yung iba ang nilalagay ay yun pong MVUC file, no? Motor vehicle, yun pong MVUC file, mga kabombo, na kung saan kay haba-haba ho niyan. Kunak narod, no? Criminal iti ng user itan, tapos ngay kitain da daytay plate number, nagatiddag, ti-memorize da. O, dayto iti plaka, dayto yun ako na nga motor, kasta, nakaada yun to, nandan to mabasan, daytay kwa. Detay na ko na nga plate number. So far mga kabombo sa ngayon ha, meron na raw hong 1 million in a month, no, na talagang na-produce ho sa ngayon ang Land Transportation Office. Magandang bagay naman ho ito. Sana talagang syempre matugunan na ho yun pong mga talagang kakulangan, no, dito po sa mga nasabi pong mga license plate ho sa ngayon. Sa atin pong balita sa Ibayong Dagat, mamaya pakantabayanan ho ninyo, makikumusta pa rin ho tayo sa mga kababayan ho natin na nasa ibang bansa. Siyempre sa atin pong mga Bombo International News Correspondent sa bahagi po ng Israel, kasi kung matatandaan ho ninyo, meron hong nangyari pong pambobomba doon po sa bahagi po ng Gaza Strip. Part ho yan ng Palestine, pero malapit lang din ho kasi sa Israel ho ito, mga kabombo. Nagsisisihan, sino ho ba ito pong gumawa ho nito? Ang Hamas ho ba? Ang Israel po ba? Ang US ho ba? Kasi talagang kung pag-uusapan, yun pong magkabilang panig, Israel at Hamas, meron ho silang mga kanya-kanyang mga pagbibintang sa isa't isa. Ilan lamang ho yan sa atin pong mga balita na atin pong pag-uusapan ngayong hapon dito po sa ating palatuntunan, Bombo Reports Afternoon Edition. At syempre, bago ho sa atin pong mga detalye sa ating Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, sa ating Bombo Radio Philippines Christmas Countdown ay meron na lamang ho tayong 68 araw na lamang po yan. Pasintabi. Bago ang atin pong pagdiriwang ng Pasko. Merry Christmas in advance sa atin pong mga kabombo, sa mga tagapakinig po natin, mga tagapanood po natin dito po sa ating palatuntunan. Mamaya sa ating pagpapatuloy, dakuhan na po natin, ibabahagi na po natin agad yun pong mga balita po natin, yung panayam po natin, and syempre, si Bombo Cesar Galassi mula ho rin sa bayan ho ng Alicia Isabela. Dito muna tayo sa ating mga paalala. 28 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Narito ang ilang tipid tips sa paggamit ng kuryente. Para makatipid sa paggamit ng ilaw, gumamit ng compact fluorescent lamps at LED lamps sa halip na gumamit ng incandescent light bulbs. Patayin ito kapag hindi na ginagamit at panatilihing malinis ang bumbilya. Ugaliing linisin ang filter ng air condition unit at LEC ng ventilador buwan-buwan. Magtalaga ng araw para sa paggamit ng washing machine at pamamalansya ng mga damit ng minsanan.
Magkaroon ng schedule sa pagde-defrost ng freezers o refrigerators. Siguraduhin malinis at nakasara ng maayos ito. Iwasan na bukas-sara ang paggamit nito. Ilan lang yan, mga kabombo, sa mga tipid tips na dapat tandaan. Kung gusto mong magtipid, maging wais. Ang Magellan's Cross ay ang pinakatampok sa mga makasaysayang puok sa lungsod ng Cebu. Nasugpo pa ang katawagan nung dumating ang grupo ng manunuklas at nabigador na Portuges na si Fernando Magallanes o higit na kilala bilang Ferdinand Magellan. Isang maliit na nayon ng mga mangingisda lamang ang Cebu ng panahong iyon. Noong Abril 21, 1521 ay nagpabinyag ang bagong kaibigan ni Magellan na si Raja Humabon, ang kanyang asawa, at higit 300 naman dirigma ng Raja kay Padre Pedro Valderrama bilang tagapaggunita ng pangyayaring ito at upang ipagdiwang ang pagtanggap at pagpapalaganap ng Katolisismo ay nagtirik ng isang krus sa kahoy si Magellan sa dako kung saan makikita ngayon ang isang krus na sinasabing kopya na lamang ng orihinal na krus ni Magellan. Ayon sa nakasulat sa lapida sa bandang ibaba ng krus, nakapaloob sa krus na ito na gawa sa tindalo ang tunay na krus. Ang krus ni Magellan sa Cebu City ay pinaniniwala ang krus na dala-dala ni Magellan nang siya at ang kanyang mga tauhan ay lumapag sa Cebu upang dalhin ang Katolisismo sa ating bansa. Ngayong pabago-bago ang panahon, lalo na sa tag-init. Isa sa mga usong sakit ay ang sore eyes. Alamin kung paano ito may iwasan. Panatilihing malinis ang kapaligiran at ang inyong katawan. Palagi ang maghugas ng kamay. Huwag mag-share ng tuwalya o unan, lalo na kung may sore eyes para di makahawa. Sa anong sakit? Kalinisan ang pangunahing hakbang para makaiwas dito. Sa panahon ngayon, isang click na lang makukuha mo na ang balitang kailangan mo. Pero, paano nga ba makakaiwas sa fake news? Suriin muna kung saan galing ang mga impormasyon o balitang nababasa. Tiyakin na galing ito sa mga lehitimong news sources. Huwag basta-basta magtitiwala sa mga kumakalat na impormasyon na hindi matukoy kung kanino galing. I-double check ang mga nababasang balita sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng mga news agency pangunahin na ang Bombo Radyo. Sa huli, ang bawat isa rin sa atin ang may responsibilidad. Oras na natin, 31 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon at syempre magandang hapon pa rin sa mga kabomboho natin na sa ngayon ay pauwi pa lang sa mga bahay ho nila. Ingat na lamang ho kayo ha sa inyo pong pag-drive, sa inyo pong pagmamaneho kasi mahirap na, di ba? Alam ho ninyo, talagang mayroon pa rin ho tayong mga naitatala pong aksidente at mamaya ibabahagi po natin ito pong isa pong aksidente na naitala dyan po sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Kasi nakakalungkot lang kasi alam ho ninyo, yun pong isa sa mga involved ho rito, meron hong panho rin dalawang motorsiklo at isa pong tricycle, mga kabombo, ito pong sangkot ho rito. Isa ho sa mga driver ng motorsiklo, yun pong nasawi, no? Dito po sa natura pong aksidente. At mamaya, sa linya rin ho ni Bombo Cesar Galassi, meron din pong aksidente doon po sa bayan ng Alicia. Damit lang itinapasamak ng aksidente, nga natimot lang, dahil tayo victim dito eh. So, doon sa mga kabombo ho natin, ingat-ingat na lang, especially sa mga kababayan ho nating pauwi sa kanilang mga bahay sa mga oras na ito. Sana ho mailayo ho tayo sa mga ganyan pong klase ng pangyayari. Hantay umit ikarkararag, di ba? Sa atin pong weather naman, no, sa mga kababayan ho natin na nagtatanong sa atin pong weather condition, ito ha, meron hong ilang weather system na nakakaapekto ho sa ngayon sa ating bansa. Yun pong shear line, no, usually kapag pag-uusapan yung shear line, yan po'y parang pagsasalubong daw ng mga malamig at mainit na hangin. Ito ha, sa shear line, affected ho dyan ang Quezon, Rizal, Laguna, and Camarines Norte. Maulap daw po yun pong kalangitan ho nila na meron hong kasamang scattered rain showers and thunderstorm. Samantala, dito naman ho sa atin sa Batanes, sa Cagayan, sa Isabela, Apayao, Kalinga, Aurora, maulap naman ho yung kalangitan ho natin na meron hong mga kasamang mga pag-ulan. Kaya
Kung pansin ho ninyo, kanina pong umaga talagang may mga pag-ulan ho tayo na experience. Mahina nga lang, no? Hindi po ganun kalakas. Yun pong weather ho natin. Yun pong pag-ulan na na-experience ho natin. Dahil daw po yan dito po sa tinatawag naman na northeasterly wind flow. Tapos sa iba pang bahagi ng ating bansa, yung mga hindi po natin nabanggit, ay maliwalas naman daw ho yung yun pong mararanasan ho nila na panahon, mga kabombo sa mga areas like Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa. Dahil po dito po sa localized thunderstorm at mahinang epekto ng northeasterly wind flow, mga kabombo. Oras ho natin, 34 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, binabanggit ho natin kanina yung mga aksidente. Diyan ho sa bahagi po ng Bayumbong, meron hong isa yun pong patay, meron pong around 5 yun pong sugatan ho rito. Matapos hong maaksidente, no? Yun pong dalawang motorsiklo at isa pong tricycle, mga kabombo. Sinasabi na ito pong mga dalawang motorsiklo na ito at yung tricycle ay kapwa patungo sa pare-parehong direksyon. Ngayon, bigla raw hong nahulog, no? Yun pong kaslangay bumigay, kaslangay dati bumabang kable, no? Accidentally, no? Handaan mo, no? Apay, biglalatan nga bumaba day jay kable, dun na, no? Dun na ho tumabit ito pong tricycle muna, tapos yun pong iba pang mga involved ho rito. At kaugnay ho riyan, nakapanayam ho natin, ito pong si Captain Manipawid, si Police Captain Manipawid, ang siya ang tagapagsalita ng Nueva Vizcaya Police Provincial Office patungkol ho rito at kanya nga hong ibinahagi. Ito pong mga detalye, kaugnay ho dito po sa natura pong aksidente. Narito yung naging panayam ho natin sa kanya, mga kabombo. Police Captain Manny Paul Pawid ho, sir, ng Nueva Vizcaya Police Provincial Office. Sir, makibalita lamang ho kami una dito po sa nangyari pong aksidente sa bayan ho ng Bayumbong. Kumusta po? Paano ho nangyari ito pong natura pong aksidente, sir? Yes, sir. Magandang hapon po sa lahat ng ating tagapakinig. So, yun nga po, kanina nga pong madaling araw, sir, ay meron nga pong nangyaring aksidente na kung saan ay involved ang tatlong dalawang motor at isang motorsiklo na with sidecar. So, ito po ay nangyari along National Highway, Barangay Bonfal proper, Bayumbong, Nueva Vizcaya, sa harapan po mismo ng SJ Legacy Motor. So, bali yung ayon po sa investigation ng Bayumbong PNP, sir, ang tatlong motorsiklo ay magkakasunod. So, nauna po yung motorcycle with sidecar na dirina drive ni Justoni Aquino, na kung saan na pagdating nga po sa lugar na pinangyarihan ay biglang meron pong nahulog na cable wire. Na kung saan ay nabangga naman ng naunang motorsiklo na kung saan ito ay naging dahilan ng kanyang pagka-aksidente. So, yun nga po, sumunod din po yung dalawa, yung Yamaha NMAX na dinadrive ni Aldrin Ace Marinas na presidente ng Ibong Villaverde, and itong isang motorsiklo na Rusi na dinadrive po ni Mr. Tasio with a back rider na si Alan Tasio na awang residente po ng Runruno, Quezon, Nueva Vizcaya. So, yun nga po, na-aksidente yung tatlo dahil po sa pagkahulog ng cable wire, sir. Yes, sir. Sir, ito pong cable wire na ito nakakabit sa poste, sir. Yes, sir. Opo. Oo. Hindi naman ho kaya dati nang nakalaylay ho yun, sir? According po sa dun sa si Justoni Aquino, sir, yung nakita niya po yung cable wire, sir, na biglang nakulog, sir. Opo. Ano yan, sir? May ongoing na pagsasaayos sa mga linya ho roon? Or actually, ano, sir, wala naman, sir, kasi nangyari nga po itong aksidente 3:30 nga po ng umaga, sir. So bigla nga lang nahulog yung wire na naging sanhi ng aksidente ng
tatlo na motorsiklo na magkakasunod, sir. Opo. Linya ng kuryente, sir, or kwan? Anong tawag doon? Internet? Cable wire po ito, sir. Cable? Oh. So, under investigation po, sir, kasi nung tinatanong po ng ating investigador kung sino yung kumpanya na nagmamayari doon sa wire, ay actually wala pong umaamin, sir. So, ongoing po na inaalam kung ito po ay pag-aari ng Globe, PLDT, or sino mga internet provider, sir. Oh. Opo, meron din ho silang liability riyan, sir, sa ganyan pong mga pagkakataon. Yes, sir, kasi yan po eh dapat, sir, eh inaayos nila ng mabuti yung kanilang mga wire upang hindi po ito magiging cause ng aksidente, sir. Mm-hmm. Anyway, kumusta, sir? Ito pong mga kwan po sa ngayon, yung mga sangkot po rito. Yun nga po, sir. Sad to say, sir, itong driver ng Yamaha NMAX na si Aldrin Ace Marinas, sir, ay dead on arrival po, sir. So, may nahiwa po yung kanyang leg, sir. May hiwa sa kanyang leg, sir. Mm-mm. Tapos yung iba, sir? Mayroon pong ano, sir. Pero hindi naman siya masyadong, sir. So, ang... talagang naano lang dito yung driver ng Yamaha NMAX, sir. Sir, kwan yan? Ano yun? Sumabit dun sa wire din? Opo, sir. Yung kanyang leg ang sumabit dun sa wire, sir. So, dahil sa release or impact ng pagkasabit ng kanyang leg, sir, yun nga po yung dahilan ng kanyang pagkamatay, sir. Anyway, sa mga ganyan hong mga pagkakataon, first time daw ho yan na may ganyang nangyari dyan sa area na yan, sir. Ay, yan po yung isang alamin natin, sir, kung may yun, kung yan lang po yung isa sa mga naging dahilan ng aksidente, sir. So, tatanong po natin sa mga kapulisan ng Bayumbong, sir, kung ngayon pa lang ba nagkaroon ng aksidente dahilan na sa pagtuhulog po ng wire, sir. Sa part ho ng concern ng mga victims, may plano ba silang mag-file ng kaso, sir, or makipagsundo na lang doon sa kwan provider ho? Yan pa lang po ang ano, sir, bali inaalam ng ating kapulisan, sir, kung ano yung mga dapat na hakbang na gagawin ng on the part ng mga biktima, sir. Oo. Pero naayos na yung wire, sir, sa ngayon. Yan pa lang, sir. Yes. Oh. Well, Captain Pawit. Okay, so yan po yung part ng interview lamang ho natin with Police Captain Manny Pawit, ang tagapagsalita ng Nueva Vizcaya Police Provincial Office, kaugnay ho dito po sa nasabi pong aksidente sa kalsada. Nakakalungkot lang, 'di ba? Na dahil lamang ho sa wire, no? Simpleng wire. Imbag ko man wire, te kuryente ta, talaga makuryente ka pa, balaksid nga may sabit ka ditakot. Ito, no, simpleng cable wire lang, no, wire ng internet, di ba? Imaginein ho ninyo kung gaano kaliit lamang ho yung wire ng internet, pero nagiging mitsa ho siya ng buhay, nagiging mitsa ho ng buhay ng mga kababayan ho natin. So sana lang, no, ito pong mga ganitong mga pangyayari, no, ay maging wake up call naman ho sana sa mga may-ari, sa mga provider ng internet, no, kahit anong kumpanya ho yan, or kahit na mga cable, no, TV cable providers, even po yung mga nagsusupply ng kuryente, di ba? Kasi alam ho ninyo, minsan, pansin ho natin sa mga kalsada, adat-tadagijikwan, kunada, not serviceable nga mindayitan, han nga maus-usarin, awan iti dumaldaloy ditan nga internet wenno anyaman dita isu nga kastanan, di ba? Anong klase, di ba? Yun pong mga ganyan hong mga pagkakataon na na dahil po sa wala na hong dumadaan na kuryente or na internet puroon sa mga kable na yan, hinahayaan na lang kahit na nakalaylay na. So sana, no, dito po sa may-ari ng cable na ito, yun pong linya na yan, lumutang naman ho kayo at harapin yung mga pananagutan ho ninyo. Kasi kawawa naman yung mga victims ho rito. Lumutang, no? At least man lang matulungan ho sila. Kasi alam ho ninyo, kung pag-uusapan, yun pong
mga victims ho rito, eh hindi naman ho sila ganun kayaman. Kaya nga ho, yun nga po, motorsiklo yung ginagamit ho nila kung minsan, no, maminsan, eh hindi naman ho natin sinasabing lahat ha. Pero siyempre, kung titignan ho yun pong sitwasyon, kahit na mayaman ka, oray pa'y baknang ka. Kasapulam lata iti assistance, no, kasto yung abanbanag. So sana lang, no, ay lumutang ho sila at mabigyan naman ho ng tulong ito pong mga victims ho rito. Especially yun pong nasawi, yun pong mga nasugatan, nasiraan ng mga motorsiklo. No? Kasi kung titignan ho ninyo, oh, kas kumaday tayo Rusi motorcycle, oh, kita nyo din na napasama kay Jay Daligna. Yeah? Awan, tinagmamaayanan. Yeah? Kupit-kupit. Tapos, nagigidad doon mapay nga involved dito. Eh. Tricycle and yun pong isa pang motorsiklo. Oras po natin, mga kabombo, 44 na minuto makalipas ng alas 5 ng hapon. Aksidente pa rin sa kalsada. No? Mamaya, pag-usapan ho natin. Yan naman ho sa bayan ho ng Alicia Isabela. Pero bago niyan, dito muna tayo sa ating mga paalala, mga kabombo. Iwas disgrasya! Iwas disgrasya! Sa pagbabiyahe, laging tatandaan ang blow baguettes na ang ibig sabihin ay B. Battery, L. Lights, O. Oil, W. Water, B. Brakes, A. Air, G. Gas, E. Engine, T. Tools, at S. Self. Ito ang Travel Safety Starter Pack para sa maingat at komportabling pagbabiyahe. Umiwas sa sakuna, narito ang ilang mga fire prevention safety tips na makakatulong sa inyo para makaiwas sa sakuna. Una, gumamit ng may kalidad na saksakan at wire. Siguraduhin ang mga gagamitin na saksakan at wire sa bahay ay hindi mababa ang kalidad. Maraming mumurahing mga kagamitan gaya ng wire at saksakan ang hindi dumadaan sa tamang proseso ng paggawa. Kaya naman madaling masira ang mga ito at nagdudulot pa ng panganib. Dumadaan sa product safety ang mga electrical appliances at iba pang mga kagamitan sa bahay para masigurong mababa ang tsansang magdulot ang mga ito ng sunog. Basta Radio Bumbo! Ang rabies. Tandaan, kapag nagkaroon na ng sintomas ng rabies, ay mahirap na itong gamutin. Dahil dito, kailangan nating maagapan ang lahat ng kagat ng aso at pusa. Paano ba makakaiwas sa rabies? Para makaiwas sa sakuna at makasakit sa ibang tao, pabakunahan ang inyong mga alagang aso. Huwag hayaang makawala ang aso at lagyan ito ng tali. I-report ang gumagalang aso sa otoridad. Sa kabilang dulo ng Pasig River, pagtawid ng Jones Bridge, ay makikita ang malaking New Binondo Chinatown Arc na bumabati sa mga commuter at mga nakatira sa lungsod. Ito na yon noong 1594, Binondo ang una at pinakamatandang Chinatown sa mundo. Ito pa lang ay sapat ng dahilan para maging historical destination ito. Strategic ang location ito sa labas lang ng Intramuros dahil pwede pa rin makapag-trade ang Chinese Catholic immigrants noong 16th century habang minomonitor ng Spanish government. Hanggang ngayon, lugar pa rin ito para sa trade and commerce na karamihan ay pinapatakbo ng mga Filipino-Chinese residents. Isa sa mga main draw ng Binondo ay ang makulay at masarap na food scene. Maraming gastronomic gems na nagkalat sa malaking food hub na ito na karamihan ay makikita lang sa Binondo. Ang iba pang places of interest ay ang Onpin Street, Escolta Street, Plaza San Lazaro Ruiz at Binondo Church. Hindi man ganoon kataas sa Pilipinas ang mga insidenteng may tinatamaan ng kidlat, hindi pa rin may kakaila ang peligrong dala nito. Ang kidlat ay isang nangungunang sanhi ng pinsala at kamatayan mula sa mga panganib na naiuugnay sa panahon. Narito ang paraan para maprotektahan ang sarili sakaling maabutan sa open field ng ulang may kasamang pagtama ng kidlat sa lupa. Kung sakaling nasa labas at naabutan ng kulog at kidlat, lumayo sa open field at maghanap ng matibay na masisilungan. Huwag gamitin ang cellphone o huwag tangkaing maghanap ng signal. Tanggalin ang lahat ng metal accessories sa katawan tulad ng kwintas, relo at bracelet. Mga dapat gawin habang may lindol. Kung nasa loob ng matibay na gusali ay manatili lamang sa loob. Gawin ang duck,
cover and hold na posisyon. Yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito upang maprotektahan ang sarili sa naglalaglagan at naghahampas ang bagay. Umiwas sa salamin na maaring mabasag. Kung may pagkakataon ay buksan agad ang pinto upang makalabas matapos ang lindola. Kung nasa labas, magtungo sa bakanteng lote na malayo sa gilid ng bundok o sa tabi ng dagat o lawa. Lumayo sa mga puno, poste ng kuryente, pader at iba pang istruktura na maaring bumagsak o tumumba. Iwasan ang gusaling puno ng salamin. Kung nagmamaneho ay tabi at ihinto ang sasakyan. Huwag magtangkang tumawid sa tulay, overpass o mga footbridge dahil maaring napinsala na ito ng lindol. Kapag naabutan ng landslide sa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o kama. Kapag naabutan sa loob ng sasakyan, ay manatili na lamang dito. Yan ang mga dapat tandaan kung may naganap na lindol sa inyong mga lugar. Basta Radio Bumbo! Gastritis. Ang mga taong mayroong gastritis ay nakakaranas ng napakahabding pananakit sa itaas at gitnang bahagi ng tiyan. Bukod dito, sila ay maaring makaranas din ng pagduduwal, pagdudumi na may kasamang dugo at pagkahilo. May iba't ibang sintomas ang gastritis. Ang pinakakaraniwan sa mga ito ay ang pananakit ng tiyan sa may gitnang itaas na bahagi nito. Maari rin na sa itaas na kaliwang bahagi ng tiyan ang pananakit. At sa mga malalang kondisyon nito, ang sakit ay maaring umabot sa likod ng katawan. Home cleaning tips. Isa sa mga challenge lalo na sa mga busy moms o kahit sinong halos walang oras para sa paglilinis ng kalat sa bahay ay kung paano ito maisingit sa kanilang busy schedule at hindi sobrang pagod pagkatapos. Narito ang ating weekly cleaning checklist. Planuhin at magpasya kung ano ang inyong cleaning style. Ang estilo ng paglilinis ay magkakaiba. May mga taong gustong gawin ang pagpapalis ng alikabok sa bawat kwarto at mayroon din namang chine-check ang bawat kwarto at gawin ang paglilinis para hindi na bumalik pa sa nasabing kwarto. Wala namang tama o hindi tama sa paraan ng paglilinis kaya mas mabuting mag-eksperimento upang malaman ang mas mabilis na paraan na gusto mo. Ang Magellan's Cross ay ang pinakatampok sa mga makasaysayang puok sa lungsod ng Cebu. Nasugpo pa ang katawagan nung dumating ang grupo ng manunuklas at nabigador na Portugues na si Fernando Magallanes o higit na kilala bilang Ferdinand Magellan. Isang maliit na nayon ng mga mangingisda lamang ang Cebu ng panahong iyon. Noong April 21, 1521 ay nagpabinyag ang bago. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, 9 na minuto bago sumapit ang 6:00 ng gabi. Bombo Reports Afternoon Edition. Si Bombo Cesar Galassi, mga kabombo, na sa ating line mula ho rito sa Cagayan City or sa Alicia Isabela. Meron din pong naitala pong aksidente doon po sa nasabi pong bayan. At para sa detalye na sa ating line, Bombo Cesar, kumusta? Paano nangyari itong nasabing aksidente? Maraming salamat, Bombo Kerbin. Napatay ang isang lalaki matapos itong mahulog sa sinasakyan nitong motorsiklo at malunod sa isang sapa sa gilid ng kalsada na bahagi ng Alicia San Mateo Road sa Barangay San Pedro, Alicia Isabela. Ang nasawi ay ang angkas ng motorsiklo na si Mark Allen Cruz, 28 anyos, binata, self-employed at residente ng Barangay Dagupan, San Mateo, Isabela. Nasa maayos namang kondisyon ang driver ng motorsiklo na si Vian Razel Gagarin, 20 anyos, binata at residente ng Barangay 1, San Mateo, Isabela. Sa nakuhang impormasyon ng Bombo Radyo Cagayan sa Alicia Police Station, napagalaman na galing ang dalawa sa Bancheto sa bayan ng Echagüe, Isabela, kung saan sila nakipag-inuman kasama ang iba pa nilang kaibigan. Pasado alas 8 kagabi nang magdesisyon umano silang umuwi patungong San Mateo gamit ang Honda TMX na motorsiklo. Ayon sa pulisya, habang binabagtas ng motorsiklo ang kalsada partikular sa bahagi ng Barangay San Pedro, ay bahagya umanong lumingon ang driver sa kanyang angkas at nang ibalik nito ang kanyang pansin sa harapan ay wala na. Ang motorsiklo sa sementadong kalsada bagkus ay nasa damuhan sa gilid ng kalsada. Dahil dito ay nawalan umano ng kontrol ang driver at natumba ang motorsiklo pagkatapos ay nahulog sa gilid ng kalsada.
Ayon naman sa driver, pagkatapos matumba ng motorsiklo ay hindi na umano niya nakita ang kanyang angkas, dahilan kaya't sumigaw na siya upang humingi ng tulong, subalit wala umanong mga residente ang nakakarinig sa kanya. Dahil dito ay nagdesisyon umano si Gagarin na umuwi sa San Mateo upang humingi ng tulong sa kanyang mga magulang at iba pang kasamahan. Pagkatapos ay bumalik ang mga ito sa pinangyarihan ng aksidente, subalit nabigo din umano silang makita ang biktima. Dito na umano ipinalam ng driver ang pangyayari sa San Mateo Police Station na siya namang nagparating ng impormasyon sa Alicia Police Station. Pasado alas 7 na ng umaga nang makita ang bangkay ng biktima na palutang-lutang sa sapa sa gilid ng kalsada. Hinala ng pulisya, posibleng hindi nakaalis sa sapa ang biktima matapos itong mapunta sa lugar ng matumba ang kanilang motorsiklo na naging dahilan ng kanyang pagkalunod. Sa ngayon ay inihahanda naman na ang kasong reckless imprudence resulting in homicide na isasampa laban sa driver ng motorsiklo. Hinihintay naman sa ngayon ng pulisya ang pag-uusap ng dalawang panig. At yan ang ulatan mula sa bayan ng Alicia Isabela. Ako si Bombo Cesar Galassi, nag-uulat para sa number one in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Pasta Radio Bombo. DZNC. Bombo Cesar, yung lugar kung saan nahulog yung victim, yung namatay, ano yan, malalim ba, nasa pa yan? Mababaw lang Bombo Kirby, kumbaga hindi pa lalagpas ng isang tao. At pero ang hinala nga dito, dahil nga lasing itong biktima, Bombo Kirby, possible na hindi na din siya nakaalis doon sa sapa na nagresulta sa kanyang pagkalunod. Posibleng nawalan din siya ng malay that time. Possible, andun na nga, Bombo Kirbin, lasing at baka may epekto din umano yung impact ng pagkakasemplang nila at ayun nga, possible nang naghalo-halo yun na naging dahilan ng kanyang hindi pagkaalis dun sa tubig na naging dahilan ng kanyang pagkalunod. Okay. Bombo Cesar, may dagdag ko lang, yung namang driver ng motorsiklo, hindi naman grabe yung kanyang mga sugat. Okay naman siya, Bombo Kirby. Actually, nakauwi pa nga siya at nakabalik pa doon sa pinangyarihan ng sunog. So, masasabing okay siya, Bombo Kirby. Wala siyang malalang sugat. Okay, maraming salamat, Bombo Cesar Galassi, sa yung report mula ho riyan sa bayan ng Alicia. Lesson learned, no? Wala naman ho may gusto. Antayong met nga mababalaw, dagitay involved dito yung ako nga basama. Pero lesson learned ho ito ha sa mga nagmumotorsiklo. Even po yun pong may mga sasakyan. Iwasan yun pong paglingon kapag ka nagda-drive po tayo. Naglingon, lumingon sa likod. No? Kaya ho, meron hong side mirror, di ba? Para kung meron kang gustong tingnan sa likod mo, eh, gamitin mo yung side mirror. Dito nga'y kwa, dito nga'y sarming. Ito side itilugan, wino motorsiklo. Kasi kapag ka, well, siguro, na-try na rin ho siguro nung iba ho yun. Yun bang, palingon-lingon kapag ka nagda-drive. Pero dun sa pagbalik ko nung kanilang syempre mukha or paningin dun po sa mismong dinadaanan ng motorsiklo ho nila, parang iba na yung direksyon. Kung na-try nyo na ho yan, ako, eh, wag nyo na hong uulitin. Kasi talagang posibleng magdulot ho yan ng aksidente. So dun sa mga kababayan ho natin, siguro, ako nga, maging aral na lamang ho ito dito po sa iba po nating mga kababayan. Motorsiklo man, o sasakyan, yun pong inyo pong minamaneho. Or four wheels, yun pong inyo pong minamaneho. Or kahit na anong sasakyan, mga kabombo. Kasi talagang posible ho yung magdulot ng aksidente. Kitan nyo lang ngayon, yun, tingnan nyo na lang ho mga kabombo, yun pong mga side mirrors ho ninyo. Kung wala ho kayong side mirror sa inyo pong mga sasakyan, palagyan nyo ho. Kasi kailangan ho yan. Hindi po yan nailagay para wala lang. No? Nailagay ho yan para ho hindi na po kayo lumingon pa. Kung mayroon naman ho kayong angkas, di ba? Mabalin nyo met nga sipatin. Mabalin nyo met nga kitaan in the side mirror. Diba? Pwede nyo naman hong tignan ho riyan, mga kabombo. Oy, sa atin pong papatuloy pa rin, bago ho tayo magtapos sa atin pong dugong bombo bloodletting activity, inihikayat po namin kayo na sana
maging katuwang ho namin kayo rito, mga kabombo. Sa November 18 na ho ito, 2023, sa FLD Coliseum. Yan ho'y siyempre sa pakikipagtulungan ng Philippine Red Cross, Bombo Radio Philippines, at Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated, mga kabombo. Layon ho nitong siyempre madugtungan ang buhay ng mga kababayan ho natin sa pamamagitan ng mga donate ho ninyong dugo. Yun pong sa pamamagitan ng pagkakaroon ng enough supply ng dugo dito po sa atin pong bansa. Siyempre magaganap po ito sa 24 key cities nationwide, no? Sa buong bansa, no? Ay 24 na lugar yung sabayang magsasagawa ho nito. At siyempre katuwang ho riyan ito pong 31 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations. Dito ho sa Cagayan City sa FLD Coliseum ho tayo, mga kabombo. Sa inyo ng ating Bombo Network News Evening Edition. Ito ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Magandang gabi Pilipinas, sa mga oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Araw po ngayon ng Miyerkules, Oktubre 18, taong 2023 at mga kabombo ka-Star Nation, sa atin pong Christmas countdown, 6-8 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, unang batch ng mga overseas Filipino workers mula sa Israel dumating na ho sa Pilipinas. Ang Department of Social Welfare and Development tiniyak naman ang tulong pinansyal para sa mga repatriated Filipinos. At sa atin pong international news, ang Estados Unidos, idineploy na ang 12,000 marine personnel sa karagatan ng Israel. At kaugnay pa rin sa ibayong dagat, si US President Joe Biden at si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ay nagkausap na ho at nangako ng karagdagan pang mga suporta ang Estados Unidos. Sa ating Davao update naman, mga kabombo, ang Commission on Elections na kumpleto na raw ang deliveries ng accountable forms ng barangay at sangguniang kabataan elections sa 5 mga rehiyon. Kaugnay pa rin yan, mga kandidato naman ng barangay at sangguniang kabataan elections sa Abra binaril patay. Habang 122 iba pang tatakbo, iniatras na ang kanilang candidacy ayon ho yan sa Commission on Elections. Kandidato sa pagkabarangay chairman naman, kulong matapos makuhanan ng baril at bala. Police huli naman sa Commission on Elections checkpoint doon sa Pulumulok South, Cotabato. At mula pa rin sa ibayong dagat ng mga balita, itong political mutual trust sa pagitan ng China at Russia patuloy pa rin lumalalim ayon ho yan kay Chinese President Xi Jinping. Sa atin namang balitang palakasan sa NBA, ang NBA champion si Draymond Green ay pinayagan na muling makapag-insayo matapos ho ang kanyang injury sa kanyang paa nitong nakalipas na mga panahon. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, siniguro ni Israeli Ambassador to the Philippines, Ilan Floss, na ipagpapatuloy ng pamahalaan ng Israel ang kanilang maigting na monitoring sa kalagayan ng mga Pilipino, lalo na yung mga manggagawang nakabase sa naturang bansa at yung iba pang mga pangangailangan ay tutugunan, kasabay na rin ang pagpapaabot ng Israeli Ambassador sa kanyang pakikiramay sa 3 nasawing Pilipino na manggagawa sa naturang lugar. Sinabi ng opisyal na tutulong ang pamahalaan ng Israel sa pagmonitor sa kalagayan ng mga naiwan pang Pilipino doon. Samantala, nangako naman ang Israeli Ambassador na magbibigay ng tulong at ang kanilang pamahalaan ay aalalay doon sa mga naulilang pamilya ng 3 Filipino workers. Bagaman hindi na idinitalye ng opisyal ang mga tulong at yan ay tiniyak naman ang magiging pakikipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs at yan ay may kinalaman pa rin sa mabuting ugnayan umano ng Israel at ng pamahalaang Pilipinas hinggil sa kalagayan ng mga Pilipino. At dito mga kabombo ay mayroong 30,000 mga Filipino workers ang nakabase nga sa Israel na kinakailangan ng pagbabantay upang matiyak naman ang kanilang kalagayan. Mamaya tutunghaya natin ang
pag-uusap nitong sina US President Joe Biden at ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, at kaugnay pa rin ho ng mga development kaugnay doon sa pagdalaw ni President Biden sa naturang bansa. Samantala, mga kabuambo ka-Star Nation, mula naman sa ating mga kasamahan, itong unang batch ng mga overseas Filipino workers sa Israel dumating na dito sa ating bansa. Habang ang Social Workers Development Department naman tiniyak ang tulong pinansyal para sa mga repatriated Pinoys. Ang ulat na yan hatid ni Bombo Kelly Cordero. Dumating na nga kaninang hapon sa Ninoy Aquino International Airport ang unang batch ng overseas Filipino workers mula sa Israel. Saktong alas 3:26 ng hapon, lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Lula nitong 17 Pinoy, 16 na caregivers at isang infant na 1-month-old na nakaligtas sa nagpapatuloy na tensyon sa Hamas at Israel. Sinalubong naman at nakiisa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ang Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, Department of Social Welfare and Development, Technical Education and Skills Development Authority, Department of Health at si Senator Rafi Tulfo sa pag-assist sa mga OFW kasunod ito ng kanilang coordination meeting na ginawa rin kaninang hapon. Ang mga nabanggit na ahensya ng gobyerno ay magbibigay ng agarang tulong at iba pang suporta, kabilang na ang psychosocial counseling, stress debriefing, medical referral at pansamantalang matutuluyan sa mga overseas Filipino workers habang naghihintay ng transit sa kani-kanilang probinsya. Sinabi rin ni Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio na bawat isa sa mga OFW ay tatanggap ng 50,000 na tulong pinansyal mula sa OWA. Samantala, tiniyak naman ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na agad matatanggap ng mga repatriated na Pinoy mula sa Israel ang tulong sa kanila ng pamahalaan, kabilang ang cash aid sa ilalim yan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Last week, tinulong kami ng Pangulo ang mga ahensya na naatasan na tumulong sa mga uwi nating Filipino citizens mula sa Israel. As we speak right now, nandun si Undersecretary Tingy Romaldez, pagin Ada Colico namin, because they're leading the assistance, yung Assistance to Individuals in Crisis Situation. That's a range of 15 to 20,000 depending on the situation of individual, yung family component niya. Kasabay nito, inihahanda naman na ng Embahada ng Pilipinas sa Israel ang second batch na binubuo ng 19 na overseas Filipino workers na nakatakdang umuwi bukas mula Tel Aviv. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At kagaya nga ng binabanggit natin kanina, mga kabombo, mga ka-Star Nation, nagpulong na itong sina US President Joe Biden at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Yan ay kaugnay pa rin ang pagsuporta ng Estados Unidos doon sa bansang Israel. Kaugnay ho niyan, narito ang naging mga pahayag ng pakikiramay ni US President Joe Biden sabay pagtitiyak ng kanilang suporta. Pakinggan natin, mga kabombo. You know, Americans are greedy with you. They really are. And Americans are worried. Americans are worried because you know this is not an easy field to navigate, what you have to do. But the fact is that Israel, as they respond to these attacks, it seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. And we're going to make sure that occurs, as you know. And we have to also bear in mind that Hamas does not represent all the Palestinian people. Bahagi po yan ang pahayag ni United States President Joe Biden. Samantala ay marubdob naman ang pagtanggap nitong si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa pagbisita ng Presidente ng Estados Unidos na anya ay malaking tulong para sa kanila, lalo't pagtitiyak din ito ng suporta ng naturang bansa sa tuloy-tuloy pa ring laban ng kanilang nasyon. Narito naman ang pahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. A true friend like you, standing with Israel, and that is having you standing in Israel. Your visit here is the first visit of an American president in Israel at a time of war. It is deeply, deeply moving. It speaks to the depth of your personal commitment to Israel. It speaks to the depth of your personal commitment to the future of the Jewish people and the one and only Jewish state. So I know I speak for all the people of Israel when I say,
Thank you, Mr. President. Thank you for standing with Israel today, tomorrow, and always. The Vote 2023. Abangan ang coverage ng Bombo Radyo at Star FM sa Oktubre 30. Ang pagpili ng mga bagong opisyal sa barangay at sanggunian kabataan. The Vote 2023. Ito ay isang serbisyo publiko mula sa inyong number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radyo Philippines at ng Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated. Basta Radyo Bombo! Kaugnay nga mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang tuloy-tuloy na paghahanda dito sa nalalapit na barangay at sanggunian kabataan elections. Iniulat ng Commission on Elections ang pagkakumpleto na ho ng accountable form deliveries sa limang rehiyon sa ating bansa. Yan ay para sa October 30 barangay and sanggunian kabataan elections. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Irwin Garcia na nakakuha ang poll body ng 100% na delivery para sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Bicol Region. Idinagdag niya na ang Commission on Elections ay dapat ding mag-deploy ng mga poll materials para naman sa pilot automated elections mula ho sa Commission on Elections Warehouse dyan sa bahagi ng Santa Rosa, Laguna, kabilang dun sa mga pilot areas para naman sa automated election sa barangay. Ang pasong tamo sa Quezon City, District 6 na mayroon hong 60,766 ng mga butante. Gayun din ang Barangay Paliparan 3 at Barangay Zone 2 sa Dasmariñas City sa Cavite. Dagdag dito, hindi pa nakakatanggap ng kumpirmasyon ang Commission on Elections sa pagkakumpleto naman ng deliveries para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at maging sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Soccsaryen Region. Una nga rito ay tiniyak naman ng Commission on Elections na uunahin ang deployment sa pinakamalalayong lugar sa ating bansa sa tulong na rin ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Coast Guard sa pagdadala ng naturang mga election materials. Kaugnay pa rin ng nalalapit na lokal na halalan, pinaalalahanan ng Department of Interior and Local Government ang mga kandidato naman sa mga paglabag na maaaring ituring bilang vote buying o vote o vote selling sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections. Kaugnay nga niyan, binanggit ng nasabing departamento na ang pagmamayari o paghahatid ng mga barya o pera, cash, card, pati na rin ang mga pay envelope, mga bags, groceries, token o anumang ibang mga bagay na may halaga, kabilang ang mga sample ballot o iba pang campaign materials, ay ipinagbabawal sa panahon ng kampanya. Ipinahayag ng departamento na ang pagbibigay o pangako ng mga bagay sa sino mang individual kapalit ng mga boto ay itinuturing ding mga paglabag sa halalan. Idinagdag nito na pinapayagan lamang ng mga regulasyon sa halalan ang bawat kandidato ng barangay at sanggunian kabataan elections na makakuha ang mga serbisyo ng dalawang tagamasid ng pinakamarami sa bawat presinto ng botohan na magbibigay ng tungkulin sa kanilang mga shift. Hinimok ng nasabing departamento ang mga kandidato at iba pang kinaukulang partido na basahin ang official COMELEC primer ng Committee on Kontrabigay tungkol sa pagbili ng boto at pagbebenta na rin ng boto. Matatandaan na lumagda ang Department of Interior and Local Government at Commission on Elections sa isang Memorandum of Agreement para labanan ang vote buying at vote selling sa darating na lokal na halalan. Una na nga rito, ang Barangay at Sangguniang Kabataan election campaign period ay magsisimula bukas Oktubre 19 at tatagal huyan hanggang 28 ng taong kasalukuyan. Samantala, kaugnay pa rin ang mga paghahanda dito sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Ang Commission on Elections ay meron hong emergency accessible polling places para naman sa mga vulnerable sector at 100% raw itong in place ayon ho sa poll body. Alamin natin ang iba pang mga paghahanda kaugnay ho dyan sa mga konsiderasyon na ipinagkakaloob naman ng Commission on Elections. May pag-ulat si Bombo J.C. Galvez. 100% in place na sa mga voting centers, ang emergency accessible polling places o lugar ng pagbobotohan ng mga senior citizen, person with disabilities at mga buntis. Sa panayam ng Bombo Radyo, kay Commission on Elections Chairman George Irwin Garcia,
Binigyan din ito na hindi naakit pa sa ikalawang palapag ang mga vulnerable voters at kalimitan niya ay nakaset up ito sa ground floor na may second floor sa lugar ng pagbobotohan. Magkakaroon din niya ng early voting hours para sa mga vulnerable sectors. Para sa 1-7 barangay, merong isang nakalang emergency accessible polling places. 8-14 barangay naman ay merong 2 emergency accessible polling places. Para naman sa 15 pataas sa barangay ay merong 3 emergency accessible polling places kada voting center. Ayon kay Garcia, walang sinetap na emergency accessible polling places sa mga mall. Samantala, bukod sa paganda para sa mga vulnerable sectors, meron ding inihanda o sinetap ang ahensya sa mga polling precincts na para naman sa mga indigenous people. Ito anya ay para kaaya-ayang kanilang pagboto sa Oktubre at 30. Uy, talagang nakaset up sa bawat polling place na kung saan merong mga second floor ang pagboto. At the same time, merong team po tayong tinatawag na early voting hours na pilot. Gagawin po natin yan sa Muntinlupa at sa Naga City kung saan pabobotohin natin yung mga vulnerable sectors natin. Regardless kung ano pang anong edad ka o ikaw ay miyembro ng PWD, yung mga nakatatanda, alas 5 hanggang alas 7 na umaga, exclusive, ulitin ko po, exclusive para po sa kanila yan. May pwede silang bumoto at walang ibang kasabay. At the same time, meron din po tayong siyempre mga indigenous people, may mga sinetap tayong mga polling precinct o polling place na kung saan kanila upang maging kaya-aya ang pagboto nila. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago ho tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong gabi, makakausap ho natin ang isa sa mga leader ng Filipino community dun ho sa Israel. Dahil nga tuloy-tuloy pa rin ang matinding sitwasyon dyan sa Israel at maging sa Gaza Strip. Kapiling ho natin si Ginoong Mark Plenios, atin hong kababayan na nakabase doon sa Israel. Magandang gabi po ang aming paring pagbati mula dito sa Pilipinas. Anong oras ho ba dyan sa Israel sa ngayon, Sir Mark? Si Bombo Dennis Amito po ito together with me. Si Bombo Alaysa Iclarinal, welcome to the program. Sir Dennis and Alaysa, 1:15 a.m. dito sa hapon, 1:15. Ayun. Oo, unang-una nais po naming itanong, ano, dumating na ho kasi dito yung unang batch ng repatriated Filipinos. Wala pa ho bang plano na umuwi yung karamihan ho sa ating mga kababayan, o may chance ba talaga na makalikas ho sila mula dun sa nagkakaroon pa rin ng bakbakan dyan sa area ho ng Israel at maging yung mga kababayan ho natin na nandun naman sa area ng Gaza? Mayroon namang iba na gusto nang umuwi. Ang iba talaga, hindi naman dahil sa gira din yan, yung iba dyan na sumama, talagang pauwi na rin yan. Tapos kami naman dito, okay naman kami dito, sir. Katulad sa akin, pang 6 times ko na gira ito. Parang normal lang sa akin ito. Ayun, ano. Gaano ho ba kayo kalayo mula ho sa pinakamagulong lugar, just to describe the area, geographical location, para ho sa kabatira ng atin ho mga taga-subaybay ka, para maisalarawan ho sa kanilang mga napapaisip pa rin sa kalagayan ng ating mga kababayan, katulad po ninyo? Sa part ng Israel na medyo combat zone, yung combat zone na tinatawag, yung mga 70 to 75 kilometers from Tel Aviv. Ganun kalayo. Tapos yung Gaza, wala naman kaming contact doon sa mga Pilipino sa Gaza. Ang alam ko, mayroong hindi naman umaabot siguro 100 doon, pero hindi yun mga OFW, mga may asawang mga Gazans yun, mga Palestinian. Okay, may katanungan din po ang aking katandem dito, si Bombo Alaysa Iclarinal. Bombo Alaysa, with your question to Sir Mark. Okay, Sir Mark, may mga pangyayari po bang lumabas na binombaraw yung isang ospital sa Gaza at mahigit 500 daw ang nasawing sibilyan? Ibinibintang po ito ng Israel sa ilang observer, pero may mga nagsasabi na mga sariling kagagawan daw ito ng Hamas. Ano po ang inyong masasabi ukol dito? Hindi po yan sa Hamas. Ang alam ko yung isang grupo dyan, kasi dalawang grupo kasi yung nandyan sa Gaza, yung jihadist, yung jihad group.
ang nangyayari ano yung Islamic Jihad yan eh, yung rockets nila na misfire ba, kaya nagiging nagkaroon ng blast doon sa near Gaza hospital, kaya yun na hindi ang kagawa ng Israel, kasi ang Israel hindi ganun ng Israel. Pero hindi rin, hindi rin yan galing sa Hamas, sa yun ano yan, yung isang grupo diyan, yung Islamic Jihad. Okay, kaugnay po niyan, eh, sapat po ba yung mga supply ng mga pangunahing pangangailangan dito, Sir Mark? Sa amin dito, wala namang pagbabago, Ma'am Glyza. Marami namang supply sa pagkain, o anong mga ano, at saka hindi rin nagmahal yung mabilihin. Ganun pa rin, wala namang kasi parang normal lang yan ang nangyari. Lalo na sa Tel Aviv, kung nasa labas tayo, eh nandiyan ang sasakyan, parang kung tingnan mo normal lang, tapos maraming mga tao, bukas yung mga tindahan, mga palengke. Pero kapag may mga rockets, missile na papunta ng Tel Aviv, mawawala doon lang, mawawala mga tao kasi pupunta sa bomb shelter. Sa akin naman po, ano, para ho sa kabatiran ng lahat, sa ngayon ba, kung ikukumpara nitong nakalipas na weekend, ano, I think mahigit isang linggo na ho itong sitwasyon dyan. So para ikumpara yung sitwasyon, ano, ho, isalarawan ho natin yung unang mga pag-atake at ngayon, gaano ho kadalas yung mga pagsabog na naririnig at yung mga siren na pumapailan lang ho dyan na ginong Mark? Sir, ganun pa rin, kagabi, tatlong beses ako pumunta sa bomb shelter kasi talagang napakaraming rockets na pinapaulan ng Hamas papunta dito. Ngayong araw naman, dito sa Tel Aviv, wala pa. Pero doon sa Esderot ngayon, nagpalipad na naman doon ng mga rockets. Araw-araw, sir, may ano, ma'am, Glyza, mayroong rockets na pinapalipad dito. Parang walang pagbabago pa rin, parang ganun pa rin, mas naging worse para sa iba kasi yung sa bandang north nag-ano naman doon, may nag-infiltrate na naman doon na galing naman sa Lebanon. Kaya pinalikas yung mga Israeli citizens kasama lahat ng citizens at 2 kilometers from the border of Lebanon. Okay, with that, maraming salamat po, Ginoong Mark Plenios, sa mga update po na ito. Fresh updates mula ho dyan sa inyong location. At sana'y mag-ingat po kayo sa tuloy-tuloy pang pananatili po ninyo dyan sa Israel, Ginoong Mark. Maraming salamat din, Sir and Ma'am Glyza. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin si Ginoong Mark Plenios. Siya ho ay isa sa mga leader ng Filipino community sa naturang lugar doon ho sa bansang Israel at nagbigay ho sa atin ng ilang mga update hinggil sa kalagayan ho nila at sa iba pang sitwasyon ho doon sa naturang bansa. Bombo International News. Naipadala na ng Estados Unidos, partikular na ng United States Navy, ang pangalawang aircraft carrier strike group sa silangang Mediterranean upang magsilbing deterrent habang sinisikap ng Washington na matiyak na ang labanan ng Israel at Hamas ay hindi aabot sa isang mas malawak na salungatan sa nasabing rehiyon. Ang pagdaragdag ng USS Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group sa USS Gerald R. Ford Group ay nagdala ng kabuang bilang ng mga nakatalagang barkong pandigma ng Amerika sa kabuang bilang na 10. Humigit kumulang 12,000 tauhan ang nakadeploy o papunta na sa karagatan ng Israel sa pagtatayo ng presensya ng militar ng Estados Unidos. Matatandaan na sinabi ni United States Defense Secretary Lloyd Austin na inutusan niya ang aircraft carrier na USS Dwight D. Eisenhower at 3 escort ship na magsimula ng lumipat sa Eastern Mediterranean. Kasama sa grupo ang 9 na aircraft squadrons naman at bahagi ng isang pagsisikap na hadlangan ang mga aksyon laban sa Israel o anumang pagsisikap tungo sa pagpapalawak ng digmaan kasunod huyan ng pag-atake ng Hamas. Una na nga rito, ang mga barkong pandigma ng Estados Unidos ay hindi nilayon na sumali sa pakikipaglaban sa Gaza o makibahagi sa mga operasyon ng Israel, ngunit upang ipakita ang lakas ng militar sa nasabing rehiyon. Samantala, handang depensahan ng Office of Solicitor General ang legalidad ng Maharlika Investment Fund na batas
sa kabila huyan ng suspension na ipinatupad ho dun sa rules and regulation sa Maharlika Investment Fund. Ayon nga kay Solicitor General Minardo Guevara na tumatayong top lawyer ng pamahalaan, hindi pa nito natatanggap ang kopya ng kautusan mula ho sa Korte Suprema na nag-aatas naman sa mga respondents na kabilang ho yung Kongreso, Finance Secretary Benjamin Jokno at Executive Secretary Lucas Bersamin para naman magbigay ng comment sa naturang petisyon. Paliwanag pa ni Solicitor General Guevara na kapag sinuspindi ang pagpapatupad ng implementing rules and regulation, nakadepende na sa mga petitioner kung nais nilang iatras na ang kanilang petisyon. Subalit kapag nais naman na ituloy pa ng mga ito, ay hindi rin naman sususpindihin ang kataas-taasang hukuman ang mga proceedings at maghahanda pa rin ang Office of Solicitor General na magsumite ng kanilang mga komentaryo sa petisyon na kumikwestiyon sa legalidad ng Maharlika Investment Fund Act. Kung matatandaan, una nang isinulong ng mga petitioner kabilang na ang dating kinatawan ng bayan muna at iba pang mga kinatawan ho na kasali din ho doon, maging si Senate Minority Leader Coco Pimentel ay naging parte din ng mga petitioner. Yan ay upang kontrahin ang existence ng Maharlika Investment Fund at paging yung implementasyon ng naturang batas at lahat ng nakapaloob dito dahil itong kauna-unahang state sovereign fund ng Pilipinas. Samantala, suportado naman ni dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo ang naging pasya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na suspindihin muna ang pagpapatupad nga ng Implementing Rules and Regulation ng Maharlika Investment Fund Act of 2023 habang patuloy pa itong pinag-aaralan. Sa isang panayam, sinabi ni Representative Arroyo na posibleng may dahilan ang chief executive na siyang naging dahilan sa pagsuspindi ng nasabing regulasyon. Ayon pa sa dating Pangulo, nagtitiwala ito sa instinct ng Pangulo kaya walang mawawala kung kanila itong susuportahan ang inilabas na suspensyon. Kung maaalala, naglabas ng memorandum circular ang Malacanang sa pamamagitan ng Office of the Executive Secretary Lucas Bersamin batay sa naging kautusan ni Pangulong Marcos na suspindihin nga ang pagpapatupad sa implementing rules and regulations sa batas na bumuo sa Maharlika Investment Fund. Ang inilabas na memorandum circular ay ipinarating para kay Bureau of Treasury Officer in Charge Sharon Amanza, na siya namang President and Chief Executive Officer Lynette Ortiz ng Land Bank of the Philippines at President and Chief Executive Officer Michael De Jesus ng Development Bank of the Philippines. Ang memorandum ay pirmado rin ni Bersamin na may petsang October 12. Kaugnay nga niyan, pakinggan natin ang bahagi ng paliwanag ni Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo. The president must have his reasons, and I trust his instinct on this. So I think there's nothing to lose if we support the president on the suspension as he deems appropriate. Inyong napakinggan ang bahagi ng tinig ni dating Pangulo at Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Sa dagdag pa nating mga balita, nakatanggap ang Commission on Elections ng inisyal na mga impormasyon na isang kandidato ng pagka-barangay official at sanggunian kabataan ay binaril patay dyan sa lalawigan ng Abra. Ay nga kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia kumakandidato ang biktima sa pagkakunsihal ng barangay at natanggap nila ang impormasyon mula sa kanilang lokal na tanggapan sa naturang probinsya. Anya, ang poll body ay nakatanggap din ng mga ulat tungkol sa mga problema na may kinalaman sa halalan doon pa rin sa lalawigan ng Abra, partikular na sa area ng Bukay. Sinabi ni Garcia na naghihintay ang Commission on Elections ng formal na ulat ukol sa insidente ng pamamaril para naman makapagdesisyon ang Commission on Elections kung paano ito aaksyunan. Kinumpirma rin ang Commission on Elections Chairman na 122 ng mga kandidato doon sa lalawigan ng Abra ang umatras sa barangay at sanggunian kabataan elections. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang Commission sa Department of Interior and Local Government at Philippine National Police upang alamin ang iba pang mga dahilan sa naturang mga insidente. There's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work,
way to wherever. Dunkin' Coffee. Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee. Get it on the go. Sa tuloy-tuloy pa nating balitaan, inihayag ni House Ways and Means Chairman at Albay Congressman Joey Sarte Salceda ang desisyon ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na suspindihin ang pagpapatupad ng Implementing Rules and Regulation ng Maharlika Investment Fund Act of 2023 ay isang executive discretion. Ibig sabihin, ginamit nito ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Salceda na ang letter of the law ay susundin pa rin ng walang pagbubukod. Ngunit dapat asahan ng pag-iral ng Implementing Rules and Regulation na may mga issue na kakaharapin at kung may nakikita na usapin tungkol sa draft ng Implementing Rules and Regulation ng Executive Branch, maaarihan niya itong lutasin kaagad bago pa man ang full implementation ng naturang batas. Dagdag pa ni Salceda, magbibigay umano siya ng payo sa Executive Branch sa kanilang legislative intent bilang pinuno ng Technical Working Group para naman sa pagbalangkas ng naturang panukala ay siniguro nga ng ekonomistang mambabatas na nasa tamang landas pa rin ang kanilang panig upang maipalabas ang pagtatapuso ng taong ito yung Implementing Rules and Regulation at iba pang mga nakapaloob na patakaran dyan sa Maharlika Investment Fund. Sa pagsasabatas nga ng public and private partnership at iba pang mga patakaran ay kinakailangan din na kakibat ito ay yung pagpapatupad at malaking tulong daw kung mananatili ang existence ng naturang Maharlika Investment Fund. Binigyang din pa ni Salceda na huwag daw masyadong mag-isip ng iba't ibang espekulasyon ukol naman sa executive branch at kinakailangan na gumawa ng mga bagay para sa kanilang sarili din naman ang naturang sangay ng pamahalaan gaya ng nararapat sa yugtong ito ng pagpapatupad ng ating mga batas. Dumako pa tayo sa karagdagan pa nating mga balita. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang change of command ceremony ng Presidential Security Group ngayong araw kung saan formal nang itinalaga bilang bagong Presidential Security Group Commander si Brigadier General Nelson Morales kapalit naman ni Brigadier General Ramon Zagala. Si Morales ay miyembro ng Philippine Military Academy Class of 1993. Siya isang batikang combat pilot ng Philippine Air Force na idineploy sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at sa Mindanao. Sa kasagsagan nga ng giyera noon sa Mindanao, si Morales ang nanguna sa flight of Huey helicopter sa mga lugar sa Zamboanga, Cotabato, Lanao del Norte at maging sa Marawi para labanan ang rebeldeng MILF at ang teroristang Abu Sayyaf. Naging miyembro din siya sa 250th Presidential Airlift Wing bilang helicopter pilot ni dating Pangulong Joseph Estrada at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Si Morales ay isang bemedaled Air Force officer na may iba't ibang mga awards. Hindi naman sinabi ng Malacanang ang dahilan kung bakit nagtalaga ng bagong Presidential Security Group Commander ang Pangulong Marcos Jr. Habang si Zagala ay mag-assume bilang commander naman ng Civil Relations Service ng Armed Forces of the Philippines. Pinangarangalan o pinarangalan naman ng Pangulo si Zagala ng Distinguished Service Star para sa kanyang valuable at exceptional service sa panahon ng kanyang pamamahala. Kaugnay nga niyan, pinasalamatan din ito si Zagala sa mga nagawa nito, lalo na sa pagbibigay ng seguridad sa nasa 500 domestic at international presidential events. Pinuri ng Pangulo ang pagbili ng Presidential Security Group ng mga makabago at modernong mga kagamitan. Hiling ng Pangulo ang suporta sa mga tropa ng Philippine Security Group na suportahan ang bagong commander gaya ng suporta nila kay Zagala. Narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. First and most crucial year in the presidency has been safe and sound. General Demi, I speak on behalf of the First Lady Lisa, Congressman Sandro, Simon and Vincent in congratulating you on your successful tour of duty as PSG Commander. Under your able leadership, you have kept me, the First Family, visiting former dignitaries and foreign
and foreign presidents, as well as the general public within the vicinity of Malacañang, safe and away from any serious threats to human or national security. You have also maintained and guarded the PSG's distinction as one of the best protectors of the land, worthy to preserve the presidency as a stern and reliable institution. With the unified efforts of the Office of the President and the PSG. Inyong napakinggan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala mga kabombo, mangalap pa tayo ng mga karagdagang balita mula sa atin hong mga kasamahan. Yung mga sasakyang panghimpapawid ng Philippine Air Force, nakahanda raw anumang oras para sa paglikas doon sa mga kababayan natin na naipit pa rin ng kaguluhan sa Israel. Ayon ho yan sa Department of National Defense. Alamin natin mga update mula kay Bombo Marlene Padiernos. Inihiyag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na nakahanda sila anumang oras para tumulong sa repatriation efforts ng mga kabayan nating overseas Filipino workers na naipit sa nagpapatuloy na gera ngayon sa Israel. Ayon sa kalihim, sa ini nakahanda at taga-standby na ang mga sasakyang panghimpapawid ng Philippine Air Force na maaaring gamitin upang tumulong sa pagpapalikas ng mga kabayan nating apektado ng umiigting pangkaguluhan sa pagitan ng Israeli Defense Forces at militanteng grupong Hamas. Ngunit sa ngayon, wala pa naman anyang lumalapit sa kanilang anumang ahensya ng pamahalaan para magpasaklolo sa pagpapauwi ng mga Pilipino sa naturang bansa. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Junior sa pagkatanong ng Bombo Radio. Wala pa naman na call sa amin, pero nakaready yan. Meron tayong 2C-130s na nakaready. Mas mura kasi at saka mas mabilis kung commercial flights. Pero kung kinakailangan talaga magkakipitan, pwede naman. Kung anong manifest na bigay nila sa Air Force, yun ang isasakay. Samantala, sa bukod naman na palagi sinabi ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Badal Aguilar na kabilang sa kanilang mga inihahanda ay ang dalawang C-130 na aircraft ng Philippine Air Force at gaya na rin ang C-295 aircraft ng naturang hanay ng kasundaluhan para pa rin yan sa paglikas sa ating mga kabayang sakaling lumala pa ang sitwasyon sa naturang bansa. Matatanda ang una ng sinabi ng Department of Foreign Affairs na nasa 131 ng mga Pilipino sa Gaza Strip ang umalis na sa naturang lugar at kasunod pa rin niya ang mandatory repatriations na ipinatupad ng pamahalaan doon sa ating mga kabayan. Maaaring buksan ng Egypt anila ang borders doon para sa exodus ng mga dayuhan mula sa Gaza. Anumang araw ang sinabi ng Department of Foreign Affairs para pa rin matulungan, mabigyan ng assistance at kaukulang pagtulong itong mga kabayan na tinaipit sa naturang gera. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, pinag-aaralan naman ng kagawaran ng turismo ang mga malaking proposal na magpapalago sa turismo ng 15 mga local government units sa buong bansa. Ayon nga kay Tourism Secretary Frasco, ito ay bahagi ng programa nitong Tourism Champions Challenge na isang flagship program ng Marcos Administration kasama ang Tourism Infrastructure and Enterprises Zone Authority. Ang 15 napiling mga local government units ay sasailalim pa sa ranking system kung saan tutukuyin ang relevance at potensyal ng kanilang kontribusyon sa turismo sa bansa. 5 ang kinuha mula sa Luzon, maging sa Visayas at doon sa Mindanao. Bago nito ay sumailalim muna sa selection at screening process ang mga naturang local government units at samantala, naghanda naman ang naturang kagawaran ng malaking halaga bilang premyo sa mga local government units. Ang makakakuha nga ng first prize ay nagkakahalaga ng 20 million pesos. Ang second prize naman ay 15 million pesos, habang ang third prize ay makakakuha ng halaga ng 10 million pesos. Sa fourth prize naman ay 8 million pesos, habang sa panglimang pwesto ay makakuha rin ng 7 milyong piso. Ayon nga kay Secretary Frasco, simula nang ilunsad nila ang Tourism Champions Challenge, halos 100 na ang mga submissions na kanilang natatanggap mula sa mga local government units sa buong bansa. Mas kaunting mga ruta naman ang naapektuhan na lamang kumpara ho doon sa mga nakalipas na araw. Yan ay kaugnay doon sa transport strike na inorganisa ng grupong
Manibela at yan ay sa ikalawang araw ng kanilang pagpapatupad ng tigil pasada. Sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ang mga apektadong ruta ay bumaba sa dalawa mula ho sa Siam noong araw ng Lunes. Ang operasyon ng mga pampublikong sasakyan ay ang daloy ng mga pasahero ay hindi daw gaanong naapektuhan ng naturang mga nagpuprotestang motorista. Kamakailan mga kabombo ay iniulat ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at ng Metropolitan Manila Development Authority na nabigo ang transport strike na maparalisa ang pampublikong transportasyon sa National Capital Region. Ito'y dahil may libreng sakay na inaalok ang mga ahensya ng pamahalaan doon sa mga apektadong ruta. Nauna nga rito ay sinabi ni Manibela President Mar Balbuena na ang kanilang hakbang ay para rin iprotesta ang umano'y katiwalian daw dyan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Department of Transportation kasunod ng mga isiniwalat ni dating Land Transportation Franchising and Regulatory Board Executive Assistant Jeffrey Tumbado na kalaunan ay formal din namang binawi yung kanyang mga aligasyon at mga pahayag. Samantala, tuluyan na rin binawian ng buhay ang ina ng dalawang menor de edad na hinihinala ring suspek sa pamamaslang sa kanyang sariling mga anak doon sa Cavite City. Matatanda ang batay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad ay lumalabas na ginilitan din mismo ng suspek ang kanyang sarili matapos nitong gilitan sa saliig ang kanyang dalawang mga anak. Kaugnay ho niyan, pasintabi po sa ating mga tagapakinig. Ayon nga kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, kaninang madaling araw ay tuluyan nang pumanaw ang suspek. Kaugnay nito ay nagpaabot naman ng pakikiramay ang kapulisan sa naulilang padre di pamilya ng mga nasawing suspect at biktima. Narito at pakinggan natin ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo. Kanina po ay kausap po yung Chief of Police po ng Magallanes Municipal Police Station at according to him, nakausap po nila yung malapit na kaibigan po nitong ating suspects at sinasabi na prior po sa insidente po na ito ay parang magulo po daw yung isip nitong itong suspect at sinasabing gusto na niyang mamatay at magpakamatay at nakakalungkot na sa kanyang depression po ay nadamay pa po yung dalawang minor de edad. At nakikiramay po tayo sa pamilya nila at mabigat po ito dahil tatlong buhay po kaagad yung namatay po dito sa kaso. Samantala, mga kabuambo consternation sa ngayon ay nakaburol na ang mga labi ng mga batang biktima sa barangay Pacheco at nakatakda namang ilibing sa araw ng Sabado kung kailan plano na rin nilang isabay ang libing ng pumanaw na ina ng mga ito. Matatanda ang isa sa ilalim pa dapat sa autopsy ang mga bangkay ng dalawang biktimang menor de edad ngunit hindi na ito itinuloy pa ng kanilang naulilang ama. Ngunit gayunpaman ay nagsasagawa pa rin ngayon ng mas malalimang investigasyon ang kapulisan upang alamin kung may naganap bang foul play sa naturang krimen. Iniulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na ang bulkang Mayon ay nagpapakita pa rin ng mga palatandaan ng short-term inflation. At ayon nga sa pinakauling data ng naturang ahensya, nakapagtala ito ng 10 volcanic earthquakes, kabilang ho yung 4 na mga pagyanig na parehong tumagal naman ng isang hanggang 11 minuto. Nagkaroon din ng slow fusion ng lava flow mula ho sa crater hanggang sa haba na 3.4 na kilometro sa naturang bulkan at 2.8 kilometro naman at 1.1 kilometro sa dalisdis ng bunga at miisi at yung basudgalis. Nakapagtala din ng pag-collapse ng lava hanggang sa 4 na kilometro mula ho sa crater ng nasabing bulkan. Una nga rito ay sinabi ng Philippine Institute of ang metro. Hanggang sa kasalukuyan mga kabombo ay pinapaalalahanan pa rin ang publiko na panatilihin ang pananatili dun sa labas ng 6 na kilometro na permanent danger zone ng bulkang Mayon. Sa iba pa nating mga balita, isang individual na pinangalan ng Diablox Phantom ang umako ng responsibilidad sa pag-hack ng mga website ng ilang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas. Sinabi ng Diablox Phantom na nahack niya o nila ang mga website ng Philippine National Police,
Philippine Statistics Authority at ang Department of Science and Technology o DOST. Ayon nga sa nasabing hacker, passion niya lamang umano ang manghack at walang nagtutulak sa kanya na gawin ang naturang aktibidad. Anya ang kanyang gamit ay open source intelligence at mano-mano ang kanyang ginagawang pagkalkal ng mga directories. Matatandaan na sinabi ni Department of Information and Communication Technology Assistant Secretary for Legal Affairs Renato Paraiso na alam ng ahensya ang ukol sa Diablox Phantom at sinisiyasat ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang pagkakakilanlan at mga claim ng hacker. Nauna nang binigyang diin ang nasabing departamento na maaaring mayroong inside job na sangkot sa insidente ng pag-hack ng Philippine Statistics Authority dahil ang apektadong community-based monitoring system ay internal lamang na na-access ng publiko. Samantala, inaasahan mga kabombo ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, na magkakaroon pa ng mga maritime activities sa kabila ho ng naval exercises at joint sails sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Kasabay nito ay inilarawan niya ang partnership sa pagitan ng Manila at Washington bilang mas maigting pa na koordinasyon sa kasalukuyan. Bagamat lubos na inaabangan ang joint patrols sa kalakhang bahagi ng West Philippine Sea sa pagitan ho ng tropang Amerikano at Pilipinas, sinabi ni Carlson na ang mga kamakailang pagsasanay na isinagawa ng magkabilang panig sa karagatan na sakop ng Pilipinas ay nagpatuloy at magkakaroon ng major exercises. Anya, inaasahan ito na marami pa na matutunghayan ng publiko at iba pang mga observers doon sa joint exercises ng magkabilang panig. Binalikan ni Carlson ang taon na lumipas para naman sa Pilipinas at Estados Unidos. Naanya ay puno ng maraming matataas na antas ng pagbisita at mga pagsasanay na nagmula naman sa magkabilang panig na nagbunga ng mas maraming kasunduan at pakikipag-sosyo. Gitpan ng opisyal, nakasama sa ilang kasunduan ang posibleng kooperasyon sa nuclear energy. Gayun din ang pakikipagtulungan sa mga larangan ng edukasyon, cyberspace, enerhiya, people-to-people, seguridad at ganun din yung kalakalan at pamumuhunan sa ating bansa. Kumuha naman tayo ng update doon sa 6 to 80 mga insidente ng car loan scam na bumibiktima ng mga guro, tinututukan ngayon ng Philippine Anti-Organized Crime Commission. May mga nakalap na impormasyon ukol dyan si Bombo Victor Liantino. Iniayag ng Philippine Anti-Organized Crime Commission na kanilang tinututukan ngayon ang aabot sa 6 to 80 insidente ng car loan scam na bumibiktima sa mga guro sa bansa. Ayon kay Philippine Anti-Organized Crime Commission Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, sa ngayon ay aabot na sa 18 guro ang nakapaghain ng kanilang reklamo. Nanawagan rin ang opisyal sa iba pang nabiktima ng mga sindikato ng car loan scam na lumabas at magsampa ng kaukulang kaso. We're still waiting for the other victims to come out and file their complaints. Kasi nga, it's very hard for us to convince kasi parang yung ibang teachers are nahihiya to file their complaints and others are still waiting na baka sakali may balik pa yung naloko sa kanilang pera. Kaya we're still convincing other victims to go out. Aniya, karamihan sa mga nabibiktima ng naturang scam ay mga guro na nag-a-apply ng car loan, hawak ang pangakong makapagsisimula sila ng delivery, mobility service, rent-a-car o transport business. Reklamo ng mga biktima, hindi natupad ang ipinangako sa kanilang 18,000 pesos hanggang 30,000 pesos na kita kada buwan. Paliwanag ni Undersecretary Cruz, hindi ito gagawin ng mga sindikato at ang kanilang mga sasakyan ay ibibenta na sa iba sa pamamagitan ng Assume Balance Plan. Ito ang dahilan kung bakit hinahabol ng bangko ang mga biktima para sa mga hindi pa nabayaran na utang sa car loan. And then after that, ibebenta na nila yung sasakyan using yung Assume Balance Plan. So meron na namang bagong biktima. Aside from the teachers, we will have another victim yung bibili ng Assume Balance Plan. Kasi nga, the car itself, it's may problema na and then binenta pa ulit. Paalala naman ang opisyal sa publiko na busisiing mabuti kung mapagkakatiwalaan at lisensyado ang mga nagbebenta at nag-o-offer ng mga hulugang sasakyan bago mag-avail upang matiyak na hindi masasayang ang kanilang pinaghirap ang pera.
Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! That news was brought to you by Duncan, pasalubong ng bayan. Dako tayo dyan mga kabombo sa mga lalawigan. Yung numero ho ng mga gun ban violators dyan sa Iloilo ay patuloy daw na tumataas habang papalapit itong barangay at sanggunian kabataan elections. Alamin natin ang update ng Bombo Radio, Iloilo! Patuloy pa na nadadagdagan ang bilang ng mga gun ban violators sa Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Major Rolando Araño, spokesperson ng Iloilo Police Provincial Office, sinabi nito na mula nang ipinatupad ng Commission on Elections and Gun Ban kaugnay sa Barangay Insangguniang Kabataan Elections 2023, umabot na sa mahigit 20 ang mga nahuli. Ayon kay Araño sa nasabing mga violators, nakarecover ang otoridad ng 11 mga baril, 10 deadly weapons at isang eksplosibo. Aniya sa ngayon nakapagsagawa na sila ng 4,000 mga checkpoints sa buong lalawigan. Sinabi nito na sa 90 mga barangay na napasama sa talaan ng areas of concern sa Iloilo, wala pa namang naitalang election-related incidents. Mayroon na po tayong 21 na mga arrested na mga violators ng kumlikyandan agandan po natin. Then mayroon po tayong mga na-confiscate na mga arms na umabot na po ng 11. At the same time, yung deadly weapon natin ay umabot na po ng 10, no? At mayroon isa tayong na-recover na explosive. So tuloy-tuloy lang ito sa matapos yung election period natin. Si Police Major Rolando Araño. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ito namang Police Regional Office 7, inaming hindi magagarantiya ang 100% safe and secure na halalan sa nasabing rehiyon. Ang pagsasailalim pa rin sa lumang lugar, sa election areas of concern, hindi raw dapat ika-alarma. May mga nakalap na impormasyon ang Star FM Cebu. Sa kabila ng pagsailalim ng ilang lugar sa Central Visayas bilang election areas of concern, pinawi ng Police Regional Office 7 ang pangamba ng publiko para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Inihayag ni Police Regional Office 7 spokesperson Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare na wala pang dapat ikatakot at ikabahala dahil kinukonsidera lang dito ang mga nakaraang insidenteng may kinalaman sa halalan. Tiniyak pa ni Spilare na magiging ligtas at secure ang halalan dahil may mga ipapakalat naman na tauhan ng pulisya sa datang lakas ng Pilipinas at Philippine Coast Guard sa 2,956 na voting centers ng rehiyon. Inamin pa ni Pilare na hindi sila sigurado na walang di inaasahang pangyayari kasabay ng halalan, ngunit tiniyak nito na may inihahanda naman silang contingency plan. Anya, maraming ikinukonsidera ang pulisya sa paghahanda ng security coverage, lalo pat may mahabang bakasyon ang karamihan at posibleng dumagsa ang mga tao sa mga malls o sa mga pasyalan, ngunit prioridad pa umano nila ang election. Samantala, muli namang iginiit ni Pilare na walang dapat ikabahala ang publiko sa pagsailalim sa Negros Oriental sa Commission on Election Control dahil ito pa ay isang proactive measure lamang. Panawagan pa nito sa lahat na bumoto dahil nakahanda naman ang lahat ng uniform personnel para magbigay ng seguridad. Ibinunyag pa nito na sa darating na Oktubre 25 pa magsimula ang deployment ng security forces kung saan una nang nabanggit nito na humigit kumulang 12,000 ang ipapakalat sa buong rehiyon. So I would like to assure you that security and safety is being looked upon very seriously by Pro 7. I would like to assure, especially the people of Negros Oriental, go to voting places and vote. The government, specifically COMELEC, PNP, AFP, and Coast Guard, are there to make you feel safe and to avoid any untoward incidents while voting. Yan ang bahagi ng pahayag ni Police Regional Office 7 spokesperson Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare. Mula dito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, ang may kandidato raw sa pagkabarangay chairman, kulong matapos makuhanan ng armas at bala. Yung pulis naman ay huli din
ng Commission on Elections sa checkpoint doon sa Pulumulok, South Cotabato. Alamin natin ang iba pang mga update mula sa Bombo Radio. Kuro Nadal! Nasa kustodiya na ngayon ng mga otoridad ang isang kandidato sa pagkabarangay chairman matapos na makunan ng iba't ibang uri ng baril at mga bala sa Purok 1, Barangay Polo, Pulumulok, South Cotabato. Sa panayam ng Bombo Radio, Corona Dagi Police Lieutenant Colonel John Eric Midel, ang hepe ng Pulumulok Municipal Police Station, ang CIDG South Cotabato ang nanguna sa paghain ng search warrant sa bahay ng negosyanteng si Leonardo Bulala de Guzman. Na-recover sa bahay ng tumatakbong barangay chairman ang iba't ibang uri ng baril at live ammunitions. Nabatid na ang nasabing aspirant candidate sa pagkabarangay chairman ay nagpo-post umano sa social media na may mga hawak na mga baril dahilan upang inihain ang search warrant sa tahanan nito. Sa ngayon, naharap sa kaukulang kasong sospek at nanganganib na madiskwalipika sa kanyang kandidatura. Samantala, isa ring kasapi ng Philippine National Police na nahuli sa pagdadala ng baril sa Comelec Checkpoint sa nabanggit na bayan. Kasong paglabag sa pinapatupad na Comelec Gangban ang nasabing pulis kaugnay nito. Nananawagan naman ang opisyal sa mga mamamayan na sumunod sa batas at iwasan ang pagbitbit bit ng baril o bala, lalo na't nalalapit ang barangay at sangguniang kabataan elections. Sana, no, sana yung mga community natin, no, mag-cooperate lang sa aming mga checkpoint na kinakandak, mag-cooperate sa law enforcers, at magbumuto sila sa during election time at maintain peaceful and orderly sa ating election. Inyong napakinggan si Police Lieutenant Colonel John Eric Midel, ang hepe ng Pulumulok Municipal Police Station. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Corona Dal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Donart Militar nag-uulat para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang ina ng lalaking napatay sa engkwentro sa pagitan ng militar at New People's Army sa bahagi ng Negros Occidental. Nanindigan na sibilyan ang kanyang anak at hindi miyembro ng New People's Member. Ay may pag-ulat ukol dyan ang Bombo Radio Bacolod. Patay ang mag-asawa na sina Christian Vargas at Maylene Salgado sa nangyaring engkwentro sa gitna ng 79 Infantry Battalion ng Philippine Army at pinaniniwala ang miyembro ng Northern Negros Front, Comete Rion, Negros, Cebu, Bohol, Siquijor ng New People's Army kahapon alas 4 ng hapon sa sityo na Balas, Barangay Canusong, bayan ng Ibi, Magalona. Naninindigan ng ina ni Christian na hindi mga rebelde ang kanyang anak at manugang, ngunit sila ay pinatay ng militar. Nagtatrabaho bilang magsasaka si Christian samantalang nagbebenta naman ng pagkain sa paralan si Maylene. Sila ay may dalawang anak, 5 taong gulang na babae at 1 taong gulang na lalaki. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Jocelyn Vargas, ina ni Christian, aminado ito na ang ama ni Christian ay aktibong miyembro ng New People's Army, ngunit matagal na itong walang komunikasyon sa kanila. Aniya, kahapon bitbit ni Christian ang tanim nitong saging nang sila ay sinulong ng militar at pinaulanan ng bala at nang mamatay ay nilagyan na lang ng mga armas para masabing engkwentro ang nangyari. Ngunit sa bahagi naman ng Philippine Army, na-recover sa mag-asawa ang 6 na high-powered firearms. Ito ay kinabibilangan ng 2 M16 rifles, M14 rifles, mga bandoliers, AR-15 rifle, Garand rifle, 4 na rifle grenade, mga bala, mga personal na gamit at mga subversibong mga dokumento. Anak ko, ma'am, ang lalaki nagtatanim. Nagtatanim ng saging. Sabi nila, hindi ang anak ko. Mga sundalo natin, hindi, hindi ang anak ko. Kung sino mga makatulong, nananawagan ako, tutulungan ninyo ako. Mag-file ng case laban sa mga army. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, ito si Bombo Maceo Famen para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News! Tuloy na tuloy daw yung bakbakan ni na Pinoy boxer Jerwin Ancajas at Takuma Inoue para ho sa bantamweight title. Kabang-abang na ho ito para ho sa mga boxing aficionado. May pag-ulat ang Star FM Bacolod!
All out sa paghahanda ngayon ang team ni na dating IBF Junior Bantamweight Champion Jerwin Angcajas dahil sa patuloy na journey nito sa Super Bantamweight Division ICWBA Bantamweight Champion Takuma Inoue ang makakalaban nito. Nakaplansa na ang laban at ito ay gaganapin sa November 15, 2023 sa Ryugoku Kokugika na National Sumo Arena sa Tokyo. Sa panayam naman ng Star FM Bacolod kay Pinoy boxer Jerwin Angcajas, kailangan ay focus sila lalo na dahil bigatin sa larangan ng Bantamweight na ang kanilang makakalaban. Talagang focus po talaga kami sa speed at saka sa lakas po. May ginagawa po kami yung mga drill ni coach, yung mga para makadagdag sa lakas at yung speed sa lalo na sa paa, nag-i-sprint kami. Dami-dami yung pinapagawa sa akin ni coach at condition, sabi nga ni coach, yung condition mo nalang pagdating sa laban yung kailangan natin kasi sa experience nandun. Maaalala na simula nang natalo ni Angcajas si Wilner Soto ay inaasahan nila si Inoue ang mga kalaban nito kaya pinag-iigian pa ng kanilang team ang training. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para ho sa mga nagabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala, ang katumbas ng isang US dollar ay 56 pesos 70 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos 25 centavos, Singaporean dollar 41 pesos and 48 centavos, Saudi Arabian Rial ay 15 pesos and 12 centavos, habang ang Euro ay 60 pesos and 01 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo at kasternation, sa kabila po ng kalamidad na ating nararanasan at bago tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata for Deliverance from Calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Mga kabombo at kastarnation, sa atin pong Christmas countdown, 68 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Kawayan! Bombo Radio Kawayan! Number one! Basta Radio! Bombo! Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio! Bombo! Oras sa Pambansang Radio ng Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Zona Libre!
sa ulo ng ating mga balita. Para sa ating mga balita, ang local Aurora Police Provincial Office nakahanda na para sa pagsisimula ng campaign period bukas. And mayroon din daw pong contingency plan ang Aurora PPO kung sakaling magkaroon ng brownout sa darating na halalan. Mamaya ibabahagi po natin itong ating naging panayam kay Police Major Donafe Galban, ang Public Information Officer ng Aurora Police Provincial Office. Sa iba pang balita sa lokal, ilang persons deprived of liberty o PDL sa Cagayan City District Jail abay tinamaan na din ng sakit na sore eyes. Usong-uso mga kabombo itong sakit na sore eyes at napakarami itong nagkakaroon nito. Kaya mamaya meron din po tayong mga paalala kung paano nga ba maiiwasan o mapipigilan itong pagkalat nitong sakit na ito dahil hindi po ito biro at labis po itong nakakahawa. Mamaya ibabahagi po natin itong ating naging panayam kay Attorney Emerald Hombre Bueno, ang warden ng Cagayan City District Jail. Sa atin naman pong mga balita sa pambansa, pagbabalik ng Reserves Officer Training Corps o ROTC dapat nang madaliin ayon sa ilang senador. Alam po ninyo mga kabombo, parang nakita kamakailan yung kahalagahan na meron kang mga reservist sa iyong sandatahang lakas, lalong-lalo na kung magkaroon ng biglaang digmaan, inihalimbawa doon sa may Israel, mga kabombo, dahil biglaan daw yung digmaan doon, hindi naman ine-expect na bukas na bukas o pagkatapos ng paglusob ng mga Hamas militant group ay sasa ilalim na itong Israel sa digmaan, dapat ganun daw ang Pilipinas na merong naka-standby na mga reservists para kung sakasakali, di ba, na sumailalim ang Pilipinas sa gera, meron pa rin mga naka-standby na mga kumbaga sundalo. So mamaya pag-uusapan po natin niyan at ibabahagi po natin diyan yung naging pagpapahayag ni Senator Win Gatchalana. Sa iba pang balita sa pambansa, Department of National Defense naniniwalang dapat higpitan ang pagbabantay sa mga karagatan sa paligid ng bansa. Alam po ninyo, nakakapagod din naman na palaging tayo na lamang yung naagrabyado sa ating mga karagatan. Tayo na lamang yung kumbaga ipinagtutulakan sa ating bakuran. Maling-mali naman po iyon. Di ba dapat magpakita rin po tayo ng resistance? Dapat ipakita din natin sa mga nambubuli sa atin na hindi tayo papayag na gawin yung kanilang gusto sa atin. Di ba? Baka mamaya dumating yung pagkakataon na hindi lang China itong maging problema po natin, kundi lahat na ng mga bansang nakapaligid sa Pilipinas, dahil alam po ninyo, pwedeng mag-cause ito ng domino effect. Baka mamaya nakikita ng mga bansa kagaya ng Malaysia at iba pang bansa malapit po sa atin na, uy, itong Pilipinas, naduduro-duro lang pala, gawin din kaya natin, hindi naman po papalag, di ba? Baka mamaya ganun na yung maging tingin sa atin ng ibang bansa. So dapat lang, diba, na magpakita naman po tayo ng muscle. Hindi naman yung to the point na makikipagbakbakan tayo. Pero ang punto po natin, na pag nandito sa loob ng ating teritoryo, dapat tayo po ang masunod at tayo ang bossing. Sa iba pang balita sa pambansa, pagkamatay ng isang criminology student dahil sa hazing, abay kinondena ng Philippine College of Criminology. Alam po ninyo, 'di ba, matagal na maraming mga estudyante ang namamatay dahil po sa hazing. Napapatanong tuloy tayo, kailangan ba talaga saktan ang isang tao bago siya ituring na kasama sa inyo pong brotherhood? 'Di ba? Ano pong napapala po ninyo diyan? Mamaya pag-usapan po natin iyan at mga kabombo. Nako, lalong-lalo na doon sa mga magulang, bantayan po ninyo ang inyong mga anak. Baka mamaya ay sila ay sumasali na
dito sa mga fraternity at baka mamaya sila din ay sumasailalim na dito sa hazing. Sa iba pang balita sa pambansa, asawahan ng minors sa Socorro Bayanihan Services Incorporated, malaking problema ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Alam po ninyo, hindi naman siguro lingid sa ating kaalaman itong nangyayari dyan sa may Socorro Bayanihan Services Incorporated dahil mga bata, pinipilit ng pag-asawahin kahit nga meron daw asawa, ipinapaasawa pa sa iba. Ano bang nangyari dyan, di ba? Bakit nakakapagtaka naman yata na ang dami, halos isang barangay, yung naloko po diyan? At ang nakakapagtaka din, hindi lamang mga ordinaryong tao, kundi mga professional, di ba, naloko ng isang tao. O di ba? Mamaya mga kabambuhay, atin po ang tatalakayin. Sa atin naman pong balita sa iba, yung dagat pinuno ng Israel at Estados Unidos nagpalitan ng pangako na magtutulungan laban sa Hamas militant group. Mamaya babagi po natin itong naging talumpati ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel at President Joe Biden ng Estados Unidos. Para po sa inyong kalaman, si President Joe Biden ay kararating lamang doon sa bansang Israel. Ano kayang ibig sabihin nito? Naalarma kaya yung iba pang mga bansa at gaano kaya kaseryoso ang Amerika na talagang pugsain, durugin ang Hamas militant group? Siyempre, hindi naman po mawawala sa ating pag-uusapan ngayong gabi ang nalalapit po nating proyekto, ang Dugong Bombo 2023. Dahil alam po ninyo, abay, kung nakikinig man itong ating mga kababayan na interesadong mag-donate ng kanilang mga dugo, abay, eto na po yung pagkakataon po ninyo, itong bloodletting activity ng Bombo Radio Philippines, ay maraming buhay po ang natutulungan at nasasagip. So kung gusto po ninyong makiisa dito sa ating programa, mamaya abay, pakihintay lamang dahil atin pong ibabahagi kung paano nga ba kayo makakasali dito at kung saan ang ating venue at kung kailan po natin ito isasagawa. Para naman sa ating Christmas countdown, mga kabombo. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Para naman sa ating Christmas countdown, abay 68 days na lamang mga kabombo, ay pagdiriwang na po natin na ang araw ng Pasko. 68 araw na lamang, di ba? Mahigit 2 buwan. Sana, di ba, yung mga maraming inaanak diyan, nakapag-ipon-ipon na kayo nang sa gayon, meron kayong maipamudmud na regalo. And doon naman sa mga overseas Filipino worker na magse-celebrate ng kanilang Pasko ng mag-isa at malayo sa kanilang pamilya, sana maramdaman pa rin po ninyo sa inyong mga puso ang tunay na diwa ng Pasko. Ilan lamang yan mga kabombo sa mga mainit na balitang ating pag-uusapan dito po sa ating palatuntunang Zona Libre. Ako pang inyong makakasama ngayong gabi, ang inyo pong lingkod, Bombo Cesar Galassi. Samahan niyo po ako hanggang alas 8:45 ng gabi. And syempre, bago pa natin pag-usapan itong ating mga balita sa lokal, abay, magandang gabi. Pumuli ang ating pagbati sa lahat ng nakatutok sa kani-kanilang mga radio at itong mga nanonood dito sa ating Facebook at YouTube Live. Kumusta po kayo? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Sa mga nagtatanong ng weather condition dito sa Cavayan City, maayos naman po ang panahon dito sa Cavayan City. Dito sa may barangay Minante 2, wala tayong nakakanasan na pag-ambon o di kaya ay pag-ulan. Pero para maging sure lang siguro, mas maganda na magdala kayo ng mga pananggalang sa ulan, kagaya ng payong at kapote, lalong-lalo na yung mga nagmomotorsiklo dahil napakahirap na maabutan ka ng ulan dyan sa kalsada. Minsan, yun din yun, yung nagiging cause ng aksidente, yung alam mong uulan na, ibibilisan mo yung pagpapatakbo ng iyong motorsiklo. Wag naman, di ba? Mas maganda na magbaon na lamang kayo
ng safety gear. Oh, ika nga, kapote. At alam ko meron din yung kapote na pati sapatos ay hindi mababasa. Siya nga pala mga kabombo, ang ating text line, maraming nagtatanong. Heto, dadahan-dahanin natin. 09-75-223-8751. Ulitin natin, 09-75-223-8751. Mag-text kayo dyan mga kabombo ng inyong mga reaction, suggestion, o di kaya kung gusto po ninyong magpabombo, abay feel free po ano. And pakiusap naman na kung kayo po ay magte-text po diyan, eh siguraduhin naman po ninyo na totoo po itong inyong itinitext. Nang sa gayon ay hindi po tayo mabiktima ng fake news. Baka mamaya na makitest nyo lang dyan information kaya pa nyo ititexten. Baka damdama kita madi nga agpaiso. Mamaya mga kabombo, sa ating pagbabalik ay pag-usapan na po natin itong ating mga balita sa lokal, sa pambansa at maging sa iba yung dagat. Oras muna natin, 14 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Home cleaning tips. Isa sa mga challenge lalo na sa mga busy moms o kahit sinong halos walang oras para sa paglilinis ng kalat sa bahay ay kung paano ito maisingit sa kanilang busy schedule at hindi sobrang pagod pagkatapos. Narito ang ating weekly cleaning checklist. Unahin ang pag-aalis sa mga clutter o kalat. Kahit ano pang paraan ng paglilinis, ang unang gagawin natin para mas maayos ang pag-uumpisa ng paglilinis ay pagtanggal ng kalat. Ilang minutong ilalaan para damputin ang mga damit, libro, laruan at ibalik sa kinalalagyan. At ihanda ang mga panlinis at tuloy-tuloy lang na walang hadlang o abala. Sa panahon ngayon, isang click na lang makukuha mo na ang balitang kailangan mo. Pero, paano nga ba makakaiwas sa fake news? Suriin muna kung saan galing ang mga impormasyon o balitang nababasa. Tiyakin na galing ito sa mga lehitimong news sources. Huwag basta-basta magtitiwala sa mga kumakalat na impormasyon na hindi matukoy kung kanino galing. I-double check ang mga nababasang balita sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng mga news agency, pangunahin na ang Bombo Radyo. Sa huli, ang bawat isa rin sa atin ang may responsibilidad upang maiwasang maikalat ang fake news. Think before you click. Isang paalala mula sa consistent overall number one radio station sa Isabela. Basta Radio Bombo! Ang ating salapi ay bahagi ng paghabi ng ating kasaysayan. Nasa hibla nito ang kultura at likas na yaman ng ating bayan. Sa paglipas ng panahon, nagbabago ang disenyo ng ating salapi na sumasalamin sa mahahalagang tagpo at makabuluhang kwento ng mga Pilipino. Patuloy ring pinaghuhusay ang mga katangian at security features ng ating salapi gamit ang makabagong teknolohiya. Maraming Pilipino ang nakakagat ng aso o pusa. Delikado po ito dahil pwede itong magdulot ng rabies. Ang rabies ay nakukuha sa laway at ihi ng aso, pusa, daga at paniki. Kapag tinamaan ang pasyente ng rabies, maghihintay pa ng 3 hanggang 8 linggo bago magkaroon ng sintomas. Ang sintomas ng rabies ay ang pamamanhid sa lugar ng sugat, pagwawala, paglalaway, at paninigas ng muscles sa mukha. Home cleaning tips. Isa sa mga challenge lalo na sa mga busy moms o kahit sinong halos walang oras para sa paglilinis ng kalat sa bahay ay kung paano ito maisingit sa kanilang busy schedule at hindi sobrang pagod pagkatapos. Narito ang ating weekly cleaning checklist. Ayusin ang inyong gagamiting cleaning supplies o panlinis. Para maging mas maayos at organisado, kumpletuhin muna ang mga bagay na gagamitin para huwag mawala ang momentum na habang nasa kasagsagan ng paglilinis ay biglang titigil para lamang hanapin ang isang bagay na gagamitin sa paglinis. Water tipid tips. Gumamit ng balde at tabo sa pagliligo. Iwasan ang paggamit ng shower. Kung kailangan gumamit ng shower, isara ito habang nagsasabon at nagsashampoo. Buksan lamang kung magbabanlaw na. Ibabad muna ang mga lalabang damit upang madaling maalis ang dumi. Gumamit ng palanggana o batsa na may tamang dami ng tubig. Huwag hayaan na umapaw ang batsa habang nakabukas ang gripo. Kung gagamit naman ng washing machine, maglaba ng maramihan. Gumamit ng tamang dami ng sabon para di maging maaksaya sa pagbabanlaw.
Sa panahon ngayon, isang click na lang makukuha mo na ang balitang kailangan mo. Pero, paano nga ba makakaiwas sa fake news? Suriin muna kung saan galing ang mga impormasyon o balitang nababasa. Tiyakin na galing ito sa mga lehitimong news sources. Huwag basta-basta magtitiwala sa mga kumakalat na impormasyon na hindi matukoy kung kanino galing. I-double check ang mga nababasang balita sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng mga news agency, pangunahin na ang Bombo Radyo. Sa huli, ang bawat isa rin sa atin ang may responsibilidad upang maiwasang maikalat ang fake news. Think before you click. Isang paalala mula sa consistent overall number one radio station sa Isabela. Bass sa Radyo Bombo! Hindi man ganoon kataas sa Pilipinas ang mga insidenteng may tinatamaan ng kidlat, hindi pa rin maikakaila ang peligrong dala nito. Narito ang paraan para maprotektahan ang sarili sakaling maabutan sa open field ng ulang may kasamang pagtama ng kidlat sa lupa. Kapag nasa labas at wala nang mapupuntahan, gawin ang lightning safety crouch. Sa lightning safety crouch, gawin ang squat position at pagdikitin ang dalawang sako. Sa ganitong pamamaraan, hindi naaakyat sa katawan ang syak ng kidlat na mula sa lupa kundi tutulay lamang sa kabilang sakong. Ipikit ang mga mata at takpan ang parehong tenga. Maraming iba't ibang dahilan ng sakit ng ulo at maraming mga paraan upang ito ay maiwasan. Pagdating naman sa mga natural na lunas sa sakit ng ulo, marami ring pagpipilian. Maraming alternatibong paraan na hindi kailangang uminom ng mga gamot. Karamihan ng mga ito ay makikita mo sa iyong kusina. Narito ang mga natural na lunas sa sakit ng ulo. Cinnamon and honey mixture. Maglagay ng isang kutsaritang honey o tubig sa isang kutsaritang cinnamon powder. Gumawa ng paste-like consistency at ito ang ipahid sa noo. Pabayaan ng 30 minutes to 1 hour, pagkatapos ay banlawan ng maligamgam na tubig. Luya at clove. Paghaluin ang grated na luya at dried clove powder. Gawin paste-like and consistency ng mixture gamit ang mortar and pestle. I-apply ito sa noo, sa sentido. Hayaan lang ng kahit isang oras at banlawan ng maligamgam na tubig. Sa Radyo Bombo! Hindi man ganoon kataas sa Pilipinas ang mga insidenteng may tinatamaan ng kidlat, hindi pa rin maikakaila ang peligrong dala nito. Narito ang paraan para maprotektahan ang sarili sakaling maabutan sa open field ng ulang may kasamang pagtama ng kidlat sa lupa. Kapag nasa loob ng bahay, i-unplug lahat ng appliance sa bahay maging ang mga naka-charge na gadget. Iwasang maligo o maghugas ng pinggan. Huwag nang kunin ang mga sinampay kapag kumikidlat. Mga dapat gawin habang may lindol. Kung nasa loob ng matibay na gusali, ay manatili lamang sa loob. Gawin ang duck, cover, and hold na posisyon. Tuloy-tuloy tayo mga kabombo dito po sa ating palatunto ng Zona Libre. At sa ngayon, pag-usapan po natin itong ating mga balita sa lokal. Uy, bukas na mga kabombo. Ready na ba ang inyong mga script? Ready na ba ang inyong mga talent? Dahil bukas, araw ng Huwebes, ay simula na po ang campaign period. Diba mga kabombo? Mukhang meron ng mga nagpa-practice dyan. Meron na yung nagpa-manicure, diba? Tapos syempre, nung makikamay da no bigat, kit mait mait dagajay kukuda, pangit mait yan, nung makikamay ka no bigat, dagajay butante, butos da, kunana para kapitan. Makita da jay kuku yung ikita dati kilay na. Kit na ma-turn off ngay dagiti butante, di ba mga kabombo? So, campaign period na po bukas. Alamin nga po natin kung ano yung paghahanda diyan ng Aurora Police sa Provincial Office. Dahil alam po ninyo, ang Aurora ang isa sa pinakatahimik na lalawigan dito po sa ating bansa. At unfortunately, di ba, meron na mga lugar sa Aurora na kung saan palaging nagkakaroon ng brownout. Alamin nga din po natin kung anong contingency plan dyan kung sakaling mag-brownout sa mismong araw ng halala. Nakapanayan po natin diyan si Police Major Donna Fe Galban, ang Public Information Officer ng Aurora Police Provincial Office. Narito mga kabombo, pakinggan po natin.
Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Police Major Juan FM Galban, na binabati ko po kayo ng isang magandang hapon. Yes, Major. Bukas na po, start po itong campaign period para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Kumusta po ang paghahanda po ng Aurora Police Provincial Office, Major, dyan po sa lalawigan ng Aurora? Pursigido at masigsig po ang paghahandang ginagawa po ng aming provincial office para sa nalalapit po nating barangay at SK election, para po mapanatili natin ang kaayusan at katahimikan po during the election ng ating barangay at ng SK. Yes, Major Galvan, meron po bang binabantayan ngayon ang Aurora PPO ng mga barangay o di kaya bayan na possible na maging mainit po itong darating po na halalan, ma'am? Bukod po naman sa dahil ang Aurora ma'am po ay isa generally naman po peaceful, wala po tayong reported na hotspot. Pero ganun pa rin po, ang aming pong pa rin ang pagbabantay pa rin po ay ganun pa rin po kasigasig. Kaya yung mga mayroon po kaming mga barangay na mayroon pong dating magkatunggali ay yun po ay aming ginagawa. Binibigyan din po namin ng diin at binibigyan namin ng mas mahigpit pong pagbabantay po ang kanilang lugar. Yes, Major. Kung matatandaan, Major, mukhang ang ngayong taon po, meron po yung ilang inkwentro, Major, na naitala dyan po sa lalawigan ng Aurora. Possible po na magkaroon ng epekto yung ganong pangyayari, Major, sa darating na halalan or malabo pong mangyari, Major Galvan po? Sa tingin ko po, hindi naman po aabot sa ganon kasi po mayroon po tayong mga kasama bukod po sa PNP na nagpapanatili po ng kayusan. Kasama din po natin ang Army, ang Coast Guard, at iba pong mga uniform personnel po na narito sa aming lalawigan sa pamamuna po ng ating COMELEC po. Katunayan po ay kami po ay linggo-linggong nagkakaroon ng pagpupulong para po maiplano ng ayos at maisagawa po yung ma-execute po yung aming plano sa pamamagitan po ng aming Provincial Joint Security Council po, PJSCC po. Yes, Major, sa ngayon po, itong mga balota po, knowing na ang PNP po yung kumbaga isa doon sa nag-secure po dito. Kumusta po, Major? Naipadala na po ba yung mga balota po sa mga bayan dyan po sa lalawigan po ng Aurora, ma'am? Ang update po natin dito sa mga election paraphernalia ay nasa provincial office na po yung dinala po nang galing sa national office. So yung mga sa central office po at sa ilang lugar na i-deliver na po sa kanilang mga municipal treasurer's office. Ang nasa provincial na lang po ay ang bayan ng Dinalungan at bayan ng Dilasan. Pero bukas po ay susundo na po nila ang kanilang mga election paraphernalias. Ito po ay 24 hours po binabantayan ng ating kapulisan para po mapanatili natin ang mahigpit pong pagpapatupad po ng ating peace and order at to secure po natin. Ito po ay binibigyan namin ng 24 hours ng dalawang personnel po na nakatalaga po sa ating mga bawat municipal treasurer's office and other treasurer's office po. Yes, Major. Meron na po ba yung mga kakandidato, Major, na nag-request ng kumbaga police escort para dito sa darating po na halalan, ma'am? Record po namin, wala pa naman po dahil unang-una meron po tayong gun ban at bawal po ang permit to carry. Yung mga nag-request naman po ay wala naman po natanggap ang ating office po. Yes, ma'am. Kumbaga dito naman, ma'am, sa usapin po sa kuryente, knowing Major Galvan, na yung mga malalayong area po ng Aurora ay yung iba po ay prone umano sa brownout. Ano po yung contingency plan po dito ng Philippine National Police just in case na magkaroon po ng brownout sa panahon po ng halalan, ma'am? Yan din po ang isa sa mga agenda rin po ng aming provincial joint security peace and order plan po ng PJSCC po namin. Ang ginagawa po namin, nagkaroon po sila ng contingency plan po. So ang ginawa po nila bukod sa pagbisita o pag-invite po ng office po o ang himpi ang station po ng Aurelco,
bilang isang member po ng ating DJSCC para po mamonitor natin yung po ating power source po natin, especially when it comes to sa D-Day po ng ating election, para po kung may mangyari man, mayroon po tayong alternative or a contingency plan na pwede po nating gawain. Ito po ay sa bawat pong munisipyo, sa bawat polling center po, sa kikipagtulungan din po ng DSWI ng Department of Education po at din po ng local LGU, hinilingan po namin sila na mag-provide po ng at least mag-ready po ng generator set. Kung pwede lang po ay isang generator set po sa bawat polling center. At kung sa mga bawat polling room po, sa bawat room ng pagbobotahan, ay mayroon pong available din pong alternative source of power like solar light po, kaya mga emergency lights po natin. Na sana ay ngayon po namin mas mahigpit po namin binabantayan at ginagawa po namin ng makonbinsi po namin ang Department of Education po ng DepEd po na matugunan po yung pangangailangan pong base mo sa mga alternative source of power po. Yes, Major, siguro bilang panghuli na lamang po, kagdagang paalala na lamang po siguro, lalong-lalo na doon sa mga kakandidato, ano po yung mga dapat nilang tandaan para po dito sa start ng campaign period bukas po. Go ahead po, Major. Okay po, bukas po ay para po sa ating mga kandidato po sa ating barangay NSA election po. Pinapalala po, lalo po ang PNP na ang mahigpit po namin kampanya laban sa pagbili ng boto. Ang gagawin pong mga pangangampanya na sana po ay iwasan po nila. Huwag na po silang mag-try kasi nga po mahigpit po ang ginagawang kampanya ng PNP sa mga illegal vote buying po na malalaman namin. Katotohanan po niyan ay may mga incident na po sa national level naman na po dahil seryoso po ang ating COMELEC sa to run after po sa mga violators na ito. At hindi rin po free ang Aurora kung mayroon man po makitaan ng ganyang violation. Pangalawa po, yung mga pinagbabawal din po, unang-una po ay tayo po ay nasa election period, bawal po magdala ng baril, bawal ang may baril. Suspended din po ang permit to carry. At saka po, at subduring po sa ating, sa D-Day po, bawal din po ang benta ng alak at bawal din po mag-inom sa malapit po. Sa malapit ng lugar. Yes, ma'am. Major, pahabol na tanong na lamang po siguro, ma'am. Diyan po sa Aurora, mayroon na po bang mga nahuli na lumabag po sa gunman, ma'am? Mayroon po tayong mga insidente po ng mga nag-surrender. May nahuli na rin po tayong nagdadala po ng mga loose firearm po. So yon mga kabombo, yung ating naging panayam kay Police Major Donafe Galban, ang Public Information Officer ng Aurora Police Provincial Office. Yung pinag-usapan natin kanina, na bukas na yung start ng campaign na period para sa darating na barangay at sangguniang kabataan election. At syempre, binabati din natin ng magandang gabi lahat ng nagre-ready dyan ng kanilang plataforma at mga pangako para sa mga butante, di ba? Adadagadjay agri-research tata, kunada, ano, syakti mga bak! Ipasimintok ang amin nga abot kung kunada din. Kung kunada dagadjay script da, damit, dagadjay nag-practice dito, tag-kanta, nag-practice, tag-sala. Tamo yung mga kabombo, no? Kasi ito yung kampin period. Kita maamuan nyo, dagadjay secret talent, dagadjay lumablaban nga kandidato. Diba? No, halimbawa, kilala sunay yung barangay yung nga managbabain, ni, makigtot kayo latan. Tano campaign period, ta lumaban nga kapitangkit, nalang magayong nga gumiling, di ba? No, regular days ngay kita, han nga,
makikita dyan si Salaan. Ngimne, tatakit na laing migayam nga kumanta. Diba? Iso na gayam ti Star Singer. So, good luck ano doon sa mga kabombo nating tatakbo sa halalan. Pero, pakiusap, panatilihin po nating mapayapa ang halalan. Walang mananakot ng kanilang mga katunggali. Baka damdama nga ikitagsinabot kayong agkingkin namay, di ba? Kamkamayan nyo, dagadya residente, kat nagsinabat kayo, ne, apay, nandito yung kamit, kung kunain to lakit din, badamdama kita sa halip na kampanyahan lang, imauwi yan sa boxing, di ba? Wanti makibimbin noxing no bigat ya. And, no, dagadya yung met, kumbaga tagilid, kita dumawat kayo dito itidangla ta apang kami nga dumawat. 'Di ba? Pero kidding aside mga kabombo, anuman ang pagkakaiba-iba ng mga politikong iboboto po ninyo, 'di ba? Magkakaiba man kayo ng sinusuportahang SK Kapitan Kagawad, sana hindi magiging rason 'yon upang nang sa gayon masira po ang inyong mga pagkakaibigan. Baka damdama, 20 years kayo, nagbarkadan, BFF kayo, di ba? Ah, dadati pinagsamahan ninyo, nagkaklase kayo di kinder, kinkinupya kayo di elementary, di ba? Sabay kayong agaw-awi di high school, nagbarkada kayo pa di college, ket na perdi lang, di samahan nyo, gapot nagkasabali kayo di kapitan. So, sa mga tatakbo naman, di ba, walang siraan. Baka damdama nga ikat eh, bagbagayong nga danglit, di kalaban nyo kit, delikado day jay. Tana eh, baka madamdama kit, madigaya magpaisaw, kit madisnog da kayo dita. Kaya mga kabombo, awan da gaya ag sakit-sakit eh, o nasasakit eh, ibagbaga na, tana eh, dakis day ta. And pakiusap po natin, ano? Sa ating mga kakandidato, wag na mga alas 4 ng madaling araw. Itong inyong pangangampanya, baka damdam mga ikit at dati bugs. Kung kunana, nagdadakil nga speaker yo. Ibuto siyo para kapitan, hanyo, lip-lipatan, no halalan. Kung kunana, nagayay quiet dita, jingle yo, di ba? Kita damdama, alas 4 pa lang nga ikit, agtugtugtug kayo. Kita salip na ibotos da kayo kat made, nagbali o tipanunot da, na makaabala kayo titurog. So, ayun, huwag naman po sanang ganon. And sa mga kababayan po natin, pag ganitong halalan, meron at meron pa rin talaga yung mga bumibili ng boto. Di ba, huwag na tayong maglokohan. Meron at meron yan. Hindi man dito sa ating lalawigan, pero sa mga kalapit, baka meron, di ba? Merong mga nakakalusot. So, konsensya po ninyo kung tatanggapin ninyo yung perang ibibigay po sa inyo. Diba? Pag-isipan po ninyo iyan. Baka mamaya, kung sakaling manalo yung namimili ng boto, baka mamaya, bawiin din iyan sa kaban ng bayan. At sa mga ngampanya po bukas, sana, diba, maganda talaga ang intention na intention ninyo para sa inyong mga barangayhan. Nga, jay, umuno na nga project yung kat jay motor yuya. Dapat yung muna nga project yo, ket day jay makabuti ti barangay yo. Diba? And siguro hamon itong mga nangyayari sa atin, yung sunod-sunod na nakawan. So sana yun yung maging number one na platforma po ninyo, di ba? Sino man yung mananalo, sana yun yung tutukan po ninyo kung paano ninyo mapapanatiling safe ang inyong barangay ng Sagayon ay mabawasan naman o di kaya totally ma-eliminate na itong mga kaso ng nakawan ng bahay, di ba? Or pinapasok na mga bahay, pinapasok na mga tindahan, nakawan ng motorsiklo, di ba? Dahil napupurga na tayo. Actually, meron tayo natatanggap na information na maski loob ng eskwelahan, pinapasok na. Diyan daw sa may Guyabal, yung eskwelahan daw diyan, pinasok tapos pinagnakawan. Itong isa sa mga teacher po dito, imaginin po ninyo yung nangyayari po sa ating lungsod ng Kawayan. So sa mga Kawayenyo, mga bagong pinuno, kung mapapalitan man, sa mga barangay level, ang may sasuggest ko po sa inyo,
ayusin ninyo yung mga CCTV camera sa inyong mga barangay. Ba kung po pwede, kung kaya, lahat ng kanto, palagyan po ninyo dahil malaki po yung maitutulong niyan sa pag-solve ng mga krimen. Kung hindi ninyo kaya kada kanto dahil malaki itong barangay na inyong pagsisilban, siguro kahit doon na lang sa mga exit at entrance point. And kilalanin din ninyo kung sino yung inyong mga residente. Baka mamaya meron dyan yung mga nagtatago kasi hindi may iwasan yun. Diba? Baka lalong-lalo na yung mga bagong salta, hindi naman siguro masama kung dalaw-dalawin nyo sila, tanong-tanongin nyo kung ano yung kanilang background. Kasi meron mga kabumbo, halimbawa yung merong kaso sa ibang lugar, tapos magtatago dito sa atin kung saan walang nakakakilala sa kanila. So good luck sa mga tatakbo bukas. Agag-brush kayo metya bagong apan, baka damdam ang ikit kap apurayo. Ang kayo pinaka-brush kit apang kayong nagkampan yan, kit baka damdam ma-turn off. Dagito yung butante, kaya siyempre agdigus kayo, agpabanglo kayo. Dapat agpapokis kayo pa itapoging pogi. Tapos siyempre, dagito yung babae, kit siyempre ag-makeup kayo mabasit yan. Diba? Joke lang mga kabombo yun, kasi yung mga nare-receive nating text dito eh. Sabi pa dito, Bombo Cesar, kanada. Tibotos ko, Jay Kalainga nag-English ko. Nako, na-pressure. Dagito ay lumaban. Kaya ag-English kayo, met ka no, kanada. Dagito ay texter tayo. Pero joke lang yun, mga kabombo. At ang panalangin natin, isang mapayapang halalan. And syempre, sa mga butante naman, wag namang bastusin itong mga pupunta sa inyo. Ano, baka damdama nga ikit porkit kagurayo. Dagito yung politician nga pa nagpa-share dito babalayo kabastusin nyo. Aumet kumate, kasjaya. Dapat matuto tayong irespeto ang isa't isa. Sa ating pagbabalik ka mga kabombo, pag-usapan pa rin po natin itong iba pa po nating balita. Oras muna natin, 40 minuto makalipas, ang alas 7 ng gabi. Tipid tips para makatipid sa mga bilihin. Magpalit ka na ng habis. Isa sa mga hindi aakalaing makakatulong pala sa tipid tips sa bahay ay ang habis. Kung ang hobby mo ay magastos tulad ng panonood ng TV shows ng buong araw o pagta-travel, ito na ang time para mag-try ng ibang hobbies. Ang pagkakaroon ng mga relaxing hobbies na hindi gumagamit ng gadgets tulad ng drawing, pagsusulat at gardening ay isa sa mga tipid tips kung paano bumaba ang monthly bills. Isa pa, pwedeng pagkakitaan ang mga hobbies na ito. Pwedeng mag-freelance illustrator or writer. O kaya naman ay ibenta ang mga magagandang halaman, gulay o prutas. Paano maiiwasan ang alta presyon? Ang alta presyon o hypertension ay sanhinang labis na taas ng blood pressure na dumadaloy sa mga ugat. Ang malakas na puwersa ng dugo ay maaring makapaminsala sa mga ugat at makaapekto sa takbo ng puso. Ito ay maaring magdulot ng mga malulubhang komplikasyon tulad ng atake sa puso, stroke at sakit sa bato, kaya dapat panatilihin ang normal na blood pressure. Huwag masyadong kumain ng maalat at matabang pagkain. Panatilihin ang wastong timbang sa pamamagitan ng exercise at balanced diet. Limitahan ang pag-inom ng alak. Iwasan ang paninigarilyo. Iwasan ang labis na kapaguran at stress at lumahok sa mga nakaka-relax na gawain gaya ng meditation. Tandaan, ang pagkakaroon ng healthy lifestyle at balanced diet ang pinakamabisa pa rin sandata laban sa alta presyon. Babalik ang event na malaki ang tulong sa panahon na may iba't ibang pangangailangan ng dugo. Tugong Bombo 2023. Tugong Bombo! Sa November 18, ngayong taon, simultaneously in 24 key cities nationwide, pwede kayong makatulong sa pamamagitan ng pag-donate ng dugo para sa nangangailangan. Nananawagan kami sa mga individual at mga organisasyon na magpalista na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM Station. Tugong Bombo 2023. Tugong Bombo! Mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted radio network in the country. At ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Basta Radio Bombo! The Vault
2023. Abangan ang coverage ng Bombo Radyo at Star FM sa Oktubre at 30. Ang pagpili ng mga bagong opisyal sa barangay at sangguniang kabataan. The Vote 2023. Ito ay isang serbisyo publiko mula sa inyong number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radyo Philippines at ng Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated. Basta Radyo Bombo! Banawi Rice Terraces, Ifugao. Idiniklara ng gobyerno bilang National Cultural Treasure noong 1973. Pinapakita ng terraces na ito ang kultura ng Ifugao people na may malaking influence sa rice cultivation at agriculture. Ang Banawi Rice Terraces ay ang nakikita mula sa iba't ibang view decks sa main road ng Nueva Vizcaya, Ifugao at Mountain Province Road. Mga dapat gawin kapag may El Nino, magtipid ng tubig. Mainam na magtipid ng tubig tuwing matindi ang sikat ng init ng araw at gamitin ito ng tama. Makinig sa mga update kaugnay sa lagay ng panahon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig. Magsuot ng preskong kasuotan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon kung kailan pinakamatindi ang sinag ng araw. Manatiling ligtas sa panahon ng El Nino. Dambanan ng Kagitingan, Bataan, itinayo noong 1970. Ang Dambanan ng Kagitingan ay kilala rin bilang Mount Samat National Shrine na nagbibigay pugay sa fallen Filipino and American soldiers na lumaban sa mga Hapon sa Battle of Bataan noong 1942. Idineklara itong National Shrine noong April 1966. Ang pinaka-dominant feature nito ay ang colossal white memorial cross na nagsisilbing viewing gallery. Ang buong complex ay may panoramic view ng Bataan at Corregidor Island. Umiwas sa sakuna, narito ang ilang mga fire prevention safety tips na makakatulong sa inyo para makaiwas sa sakuna. Ang susunod na fire prevention safety tip ay ang pagtanggal sa pagkakasaksak ang mga appliances at kagamitan na hindi naman ginagamit. Kahit pa kasi nakapatay ang mga ito, patuloy pa rin ito kumukonsumo ng kuryente. Nakatipid ka na sa kuryente, maiiwasan mo pa ang sunog. Gawin ito bago matulog at pagkaalis ng bahay. Maaari ring patayin ang kuryente sa main switch ng bahay kapag walang maiiwan dito. Basta Radyo Bombo! Ikaw ba ay nakaka-receive ng text message na ikaw ay nanalo sa loto o promo? Tuloy-tuloy tayo mga kabomba dito po sa ating palatunto ng Zona Libre. At sa ngayon, pag-usapan naman po natin itong ating mga balita naman po sa pambansa. Ito, yung pagbabalik daw ng Reserves Officer Training Corps o ROTC, abay dapat nang madaliin na ayon po iyan sa isang senador, particularly itong si Senator Win Gatchalian, dahil nakita umano yung kahalagahan ng merong kang mga nakareserbang mga sundalo. Doon, ginawa nga pong example doon sa Israel na kung saan. Itong bakbakan kasi sa Israel, although paulit-ulit nating sinasabi na itong hidwaan sa pagitan ng Hamas militant group, at itong Israel ay matagal na ito, pero kasi yung ganoong katinding pag-atake at yung tipong yung Israel ay papasok sa isang gera, makukonsider yon na biglaan. Kumbaga nangyari ngayon yung pag-atake ng Hamas, parang kinabukasan lang ay nagdeklara na ng gera itong Israel. At yung mga ganong senaryo ay ipapatawag yung mga reserve na mga sundalo. And yun yung gustong mangyari ngayon ng ilang senador. Hindi bilang paghahanda sa gyera, baka mamaya iniisip po ninyo, Bombosester, ready tayong gyera. Wala po. Kundi para doon sa mga siguro emergency situation na kung saan kailangan ng puwersa ng kasundaluhan po natin. And upang mabigyang linaw pa itong detalye,
na dito sa nasabing balita. Narito mga kabombo, pakinggan po natin itong bahagi ng naging pagpapahayag ni Senator Win Gatchalyana. Maganda yung tanong mo. Nasusundan ko rin kung anong nangyari doon sa Israel and sa Gaza. And meron silang close to about 300,000 plus na mga reservists. And all of those reservists dumaan sa 2-year mandatory conscription. Sa Israel kasi 2 years ang mandatory conscription nila. After 2 years, automatic reservist ka na. Yung proposal natin sa ROTC is only 1 year. Tapos once a week, no? So hindi siya full time. And then automatic reservist ka na rin. So yun ang proposal natin dito sa atin. So, ang konsepto dito, kasi yung reservist natin hindi lumalaki. Ang reservist natin, voluntary lang. Kung gusto mo mag-reservist, mag-voluntary ka. Pero ngayon, with our concept, automatic reservist ka na kasi meron ka ng training. Ako gusto ko ma-certify siya as urgent. No? Kasi, hindi lang naman tinitignan natin dito defense purposes but also for climate change and response to calamities. At yan, ongoing yan. And ongoing yan. At kung mayroon tayong mga ganitong trahedya, tinatawag rin natin reservist natin. Pero nakita ko ang reservist natin, pakonti na pakonti. Parang wala pang, sa latest na nakita ko, parang wala pang 10,000 ang reservist natin nationwide eh. As compared to 300,000 sa Israel. Ha? So, ganun karami yung kanilang reservists. At makikita natin doon, basta may problema, pag tinawag nila yung reservists nila, ready na kagad. May uniforme, may baril, talagang ready ng makto. Well, gamit yung kanilang reservists. So, ako confident ako na ma-appreciate ng ating mga kasamahan yung ganitong konsepto. Sa mga nag-aral na sa college and lower senior. Hindi, college lang siya. Okay. College lang. Yung sa service, sir, may mga may professionals na, di ba, mas maraming population natin na 20 and up. Yes. Yun yung i-encourage natin. Right now, kasi ako, reserve army reservist ako, so voluntary lang yung pagre-reservist. For government officials, katulad namin, may automatic rank na. Pero sa mga wala civilian, voluntary rin siya. So, and ang recruitment ng reservist natin, kung gusto lang sumama doon. So ngayon, the concept of ROTC, ite-train ka, no? But hindi full-time, ha? Hindi kagaya sa Israel na full-time ang kanilang training. Ito is only once a week, pero enough na para maging reservist ka. At automatic yung pagiging reservist mo. Pero hindi pa enlisted yan. Pag ibig sabihin, pag pinatawag ka, may problema, pag pinatawag ka, tsaka ka lang magiging enlisted. Sa ngayon, meron tayong isang batas on reservist, no? Pero voluntary lang talaga siya. Voluntary siya. So may iniisip nga akong i-file na bill na kung reservist ka, nagtatrabaho ka sa private sector, tapos may training, dapat gobyerno magbayad sa iyo or ang corporation hindi ka babawasan. So may call, para ma-encourage. Kasi ang ayaw rin ng iba, baka may training, hindi ka makakapasok ng trabaho, wala kang sweldo. Well, ngayon nakikita natin na yung AFP ang ginagamit nila mga celebrities na pinapanood itong issue na ito. So maganda naman, tumatakbo naman siya, gumagalaw naman siya. So yun mga kabombo yung bahagi ng naging pagpapahayag po diyan ni Senator Win Gatchalyan. So hindi naman na porket sa ilalim ka sa ROTC, ibig sabihin inire-ready ka na para sa giyera. Hindi naman ibig sabihin, inire-ready ka na upang pahawakin ng armas at makipagbarilan. Hindi po, mga kabombo, bilang paghanda lamang po iyon. Ako, personally, huwag po magagalit yung ilan. Personal na opinion ko lang po, pabor ako sa ROTC.
Alam po ninyo kung bakit. Dahil aminin na natin na papangit ng papangit po ang ating mundo. At palakas ng palakas ang mga kalamidad na ating nakaranasan. Halimbawa yung mga bagyo, halimbawa yung mga lindol. Hindi na yan ano, hindi na yan hihina. Alam niyo yung sa bagyo, 'di ba, dati nung kapanahunan ng ating mga magulang, balita ko wala pang signal number 4 noon sa bagyo. Eh ngayon, meron ng signal number 5. At dahil nga sa pagbabago ng panahon, sa global warming, sa climate change, eh baka mamaya meron ng signal number 6 at signal number 7. Kaya ako pabor doon sa ROTC kasi naituturo din sa ROTC itong disaster preparedness. Ayun, mga kabombo. Mas maganda sana kung ituturo yung ROTC, nakapokus lang doon sa halimbawa, pag merong mga kalamidad, isa ka doon sa aasahang tutulong just in case na kailangan ng mas maraming rescuer. At ayun nga din, baka pag dumating din yung panahon, mga kabombo, na kung saan no choice na ang Pilipinas, kundi ayun nga, pumasok sa isang digmaan. Halimbawa lang, kung dumating yung pagkakataon na yun, edi mas maganda na meron kang knowledge, pero hindi yung digmaan talaga yung pinaghahandaan mo. So, ayun po yung para sa akin. And kung sakasakali man, halimbawa na may isa batas, itong mandatory, ang dapat tutukan dito, may isa batas itong mandatory ROTC, ang dapat tutukan po dito, mga kabombo, ng mga magpapatupad, sana wala, di ba? Yung mga estudyante na mapapahamak. Para po kasi sa inyong kaalaman, ang dahilan din o isa sa dahilan kung bakit naman na talaga tinanggal itong mandatory ROTC, dahil merong nasawing isang estudyante po noon, mga kabombo, at ang isa doon sa kumbaga tinitingnan ng nasa likod ng krimen, itong kanyang mga higher ups o itong mga nakakataas sa kanya.